Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Pwede mo bang paitas sa kamay ng mga first-timers? Yung kanang kamay po. Ayan. Iisa na dito na. Mga kanang ba? Sa sige, papaitas po yung kamay. Huwag po kayo mahiya. Kung mga first-timer, no? Mga first-timer, welcome po Sunday. Question lang po. Sa lahat ng first-timer, sino po dito yung first time lang makita? Paitas po ang kamay. Naku, tita! Nanonood ka ba ng TV? Yun o! Nagulat si Tita eh. Nanonood ka mga ng TV? Ha? Ano ba? Nanonood po kayong TV? Parang na-starstruck talaga. Ayaw magsalita eh. Anyway, before I start the presentation, I will just give you a simple story. One story lang. Okay lang po ba? Yes! Siguro some of you have heard of this. Kung narinig mo ito, mapag-cooperate na lang. Hindi mo pa naririnig, mag-participate ka. So parang parehas lang eh. Wala ang choice kundi mag-participate. Anyway, this story is a very simple story of a very rich man, no? He was interviewed kung pwede ba siya na mag-talk sa isang audience, no? Para i-share yung sikreto ng mga mayaman. Kung sikreto niya, bakit siya yung maman? Siyempre, lahat of us, marami sa atin, or siguro, all of us, gusto matutunan paano yung maman. Tama li? Hi! So dahil gusto natin malaman, dahil gusto ng mga tao malaman kung paano yung maman, talagang pinilit nila na i-share nung taong yun yung sikreto ng mayaman. So pinagbigyan ng taong mayaman yun, sabi natin yung pangalan lang niya, Bob. Kaya si Bob. Si Bob, pinilit siya or pinilit siya ng mga tao na i-share sa kanya yung sikreto niya kung bakit siya yung maman. Siyempre, Bob has his value. Merong value yung alam niya. So ang ginawa niya, may bayad yung seminar. That is a 3-day seminar. Okay? 3-day seminar siya, tinuturo daw niya doon kung paano siya yumaman. Ngayon, sabi ng mga tao, sige, okay lang, willing sila magbayad just for them to attend the seminar. Ang nangyari, since 3-day siya, nagbayad yung mga tao, on the first day, no? Lahat ng mga tao excited. They're very excited. Talagang yung iba nagpunta doon 2 hours earlier, 1 hour earlier. So talagang gusto nila kasi matuto paano yumaman. Anong nangyari? Nung oras na nag-start yung seminar, tinawag yung speaker, yung lahat ng tao naghiyawan. Siyempre, tuwa sila, excited, no? Tama? So, nangyari, nung nagsalita ng speaker, tinanong niya yung audience. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit kayo naririto? Sabi ng audience, opo! Sabi ng speaker, pues, dahil alam niyo na kung bakit kayo naririto, magsiuwi na kayo. Bad trip yung mga tao, tama, bakit? Birin mo, nagbayad ka ng seminar, kamahal-mahal, bilang, pauwi lang sila. Kung kayo po yung attendees, sinabihan kayo na umuwi na kayo, magagalit po ba kayo? Siyempre naman, tama? Sabi ng tao, sige, sabi ng speaker, magsiuwi na kayo yung mga tao na bad trip. Ang ginawa ng mga tao, nag-meeting sila after ng event. Sabi niya, loko-loko tong speaker na to, mayaman nga, manggagancho naman, sabi niya ganun. Ang ginawa niya, nag-agree sila. The second day, agreement nila is, huwag nila sabihin na alam nila. So, means to say, i-deny nila na alam nila kung bakit sila nandun. So, dumating yung second day, nagsalita na naman siya, dumating yung speaker, nagsalita na naman siya, sumigaw na naman, alam niyo po ba kung bakit kayo naririto? Sagot ng mga tao ay, hindi. Sabi ng speaker, pwes, dahil hindi niyo alam kung bakit kayo naririto, magsiuwi na kayo. Eh, dinainis yung mga tao, tama? So, sobrang inis nila, nag-meeting na naman sila after ng presentation. After ng presentation, nag-agree sila. Sabi nila, lahat ng tao nasa kaliwa, ang sasabihin ay, alam na. Ang lahat ng tao nasa kanan, ang sasabihin ay, hindi pa. So, third day dumating. Sabi ng mga tao, wala ito, hindi tayo maisahan nito. Ituturo niya yung sikreto ng mga mayaman. Ito po nangyari. The third day, dumating yung speaker, sabi ng speaker, good morning! Siyempre, nasa ko tumang kayo. Good morning! Tama? Tignan ng mga tao, alam niyo po ba kung bakit kayo naririto? Sabi dito ay? Alam na, hindi ito ay? So, sabi ng speaker, since meron din nakakaalam at meron nakakaalam, ang gawin niyo mga ganito. Sa lahat ng din nakakaalam, pakitanong niyo sa nakakaalam at magsiuwi na kayo. Eh di ba, Trimis Speaker, yung audience, tama? Hi!
Yes! Question, alam niyo po ba kung bakit kayo naririto? Ayun na sumagot eh. No? Anyway, my name is Jones Pajardo. Yes, tama po sinabi ni Mr. Ian Pagkalungan kanina. I am the youngest, no? I am only 22 years old and 6 months. Oh, tama. 22 years old, 6 months and 13 days to be exact. Kung gusto niyo yung minutes and hours, wag na. Anyway, ako po ay isang estudyante, nag-aaral ako sa FEU. I'm taking up law, long term in college. No, I'm just kidding. I'm taking up business management. Oh, actually, it's my second course already. My first course was sa USD pa, civil engineering naman po ako noon. Now, John, kung tatanungin niyo ako, bakit nga ba ako nag-shift from civil engineering to business management? Napakalayong course, tama po ba? So, dahil out of curiosity, ako kasi gustong-gusto kayo umaman. Before kasi, ang orientation sa akin ng parents ko, because they were an ordinary employee before, no? Ang orientation sa akin, anak, mag-aral ka maigi para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang girlfriend, sabi sa akin. Unfortunately, hindi pa ako graduate, kaya wala pang girlfriend. Anyway, so sabi sa akin, mag-aral ka maigi para makahanap ka ng magandang trabaho. The same thing goes with a lot of people. Tama po ba? That's the orientation with a lot of people. But at the age of 14 kasi, my sister told me, yung eldest ko, ay eldest sister ko, sabi sa akin, John, if you want to get rich, kailangan magnegosyo ka. At that time, hindi ko pa naintindihan kasi hindi pa naman ako graduate high school. Pero nung ako po'y nakatungtong ng college, talaga sabi ko, I really need to get a business, I have a business. Madaling salita, bata pa lang ako talagang oriented na ako, 40 years old pa lang oriented na ako to become a businessman. No? Because of my sister. Nag-start ako, nag-ipon ako ng pera, buy and sell, may benta ako ng laman, ng bag, laman ng bulsa, laman ng cabinet, and so on. So, nag-benta ako, buy and sell, anything that I can sell, ginagawa ko po. Ang nangyari, nakiipon ako ng pera, dumating sa point na at the age of 16 years old, I was invited by a very close friend of mine. Yung kaibigan ko pong yun, mayaman. As in, mayaman talaga. Ang nakakagulat dun, mayaman na siya, in-invite pa niya ako sa isang negosyo. At ito po pagka-invite niya sa akin. John, sumama ka sa akin. Napakilala ko siya, maganda kutis, maganda katawan. Maganda pa itsura. Bilang lalaki, na-excite ako. Ito po nangyari. Pag-attend ko ng seminar, umupo pa ako sa pinakarapan. Bida-bida eh. Maganda daw kutis, maganda itsura, maganda pa katawan. So, umupo ako sa harapan. Pagdating po na speaker, ang ganda ng katawan, ang ganda ng itsura, ang ganda ng kutis, yung problema lalaki. Bisit na bisit sa katabi ko, gusto ko na si Queen eh. So, dyan po ako nag-anawad na ako po. As in, I forgot kung pang ilan, pero nakasarapan talaga. Alam niyo po, that time ako eh blessed na blessed kasi ako po yung natatasikan ng laway. Yak naman, makagyak. Alam niyo po, sabi nga nila, ang mga natatasikan ng laway, yun ang mayaman. Sabi daw nila eh, kaso ako natalsikan ako, nagkatotoo nga. Kwento lang ano, naalala ko tuloy, nagkunta ko sa seminar. Ganyan-ganyan din. I think tatlo o apat na bayat ay nakupo sa rapat. Nung sinabi ko sa nila, na madali kasi tumasik yung laway ko, sinabi ko, in-advise ko sila. Sabi ko, pasensya na po, madali yung tumasik ang laway ko. Don't worry, yayaman naman kayo. Yung mga babae na gano'n. Nag-abang. Anyway, I started doing the business at the age of 16. Sabi sa anak friend ko, attend ako yung seminar. Nakinig po ako sa madaling salita. Honestly, after the whole presentation, wala po ako naintindihan. Opo, wala talaga ako naintindihan. Basta nga lang po lang, pag uwi ko, pwede ako umaman pag ginawa ang business. Alam niyo po, the same thing, hindi ako matulog. Honestly, hindi po ako matulog. Bakit? Kasi yung kaibigan namin ng kaibigan ko, sa madaling salita, kaibigan namin parehas, tsumeke, 60 plus thousand in 1 week. Eh yung tao yung 21 years old lang that time, nag-aaral sa Lasal, nakabili ng brand yung Mazda 3. So ako, halos malalag ako sa phone ko. Ang nangyari, pinapalit niya yung tsyeke. Eh sa baba, sa galeria, sa baba, may bangko doon, pinapalit niya. Ang ginawa niya, mautak siya, pinapalit niya yung 60,000 to 500. So ang kapal po nun, tama? Habang binibila yung 600, ay yung 60,000, nasa harapan ko. So habang binibilang, yung 500 gumagano'n, tama? Ako naman, 500. Hindi po ako mukhang pera, pero gusto ko ng... let's face it. Wala po... Mag-usap tayo negosyo, tama? Pag-usapan natin negosyo, pag-usapan natin kumita. So most of the presentation, pag-usapan natin pera. And don't get me wrong,
wala masama po para sa having a lot of money, tama? In fact, pag marami kang pera, mas marami kang tao magtulungan, tama o tama? Wala kang choice eh. So, anyway, going back, no? That time, hindi po ako matulog. Kasi after na presentation, pinapalit yung cheque, binigyan ako nung kaibigan namin ng 500. At yun po ang rason kung bakit di ako nakatulog sa 500. Opo, totoo lang. Ikaw ma, makakatulog ka kaya? Hawak mo 500. Yung kaibigan mo hawak 59,000, makakatulog ka kaya? Hindi po, tama? So, sa madaling salita, dahil doon, talaga naiingaan niyo ako gawin business. Sabi ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Eto, good news. Sumali ako sa negosyo ngayon. After 3 months, lahat ng kaibigan ko, in-invite ko, merong sumali kagad. Within 1 month, 2. Grabe, 2 sumali on my first month. Ang malapit po nun, ako pa gumastos. Ako pa naglabas ang pera, tama? Pero patuloy kayong business, inahalag kayong negosyo. Alam niyo po ba, syempre, of course, inahalag kayong negosyo, natutunan ko paano gawin. At the age of 70 years old, it paid off naman because I was able to buy my first car, Mitsubishi Lancer. Palakpakan niyo naman po yan. Alam niyo po, I had a very huge problem that time. Kasi that time, I was only 70 years old, meron ng kotse, wala akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive. Ang laking problema, tama po ba? Kung sabi ko, that time kasi, ang gusto ko lang kumita ng extra. I did not appreciate the potential of the business. Okay? Teka lang, yung iba talaga parang tarsier eh. Alam niyo po ba talaga kung bakit kayo nandito? Yung iba kasi, nakita niya yung mga katabi niya nagtatawa na nagpapalakpaka, nangingitian, siya na ganun pa rin. Tulala eh. Hindi ko talaga alam kung nasa kabilang mundo siya o tarsier talaga siya. Anyway, hindi kami pinapatamaan ko yung katabi mo. Ano tumingin yung katabi? Yung katabi ng katabi mo. Anyway, so yun nga, asan ako? Oh, yun. At the age of 70 years old, I was able to buy my first car. Ang good news po, pinagpatuloy kayo yung negosyo, sineryoso ko yung aral ko. At the age of 18 years old, I was able to hit my first million. Yeah. Sabi ng isang tao dyan, 22 ilang pa talaga to, ang pogi ng yaman pa. And then, show ka lang. Anyway, pinagpatuloy yung business, I met, si Tito, tama ng tao. I met Mr. Jun Atlas when I started, no, one of our executive millionaire circuit. He invited me to attend a meeting, actually, to have a meeting with the CEO of the company. So, I'm very blessed to meet the CEO of the company during my first encounter, no? And, alam niya, very promising. Everything that sinabi ni Sir Joey when I was starting, nangyayari ngayon, international market and everything. Nakakatuwa dahil nagkaanto. No? Pero more than that, I'm very thankful with Sante, not just because it helped me to transform financially. Given na yun, I was able to travel to travel outside, no? Not to work, but just to relax and enjoy. And then by this year, we'll be traveling a lot again to Vietnam. Vietnam ba pupunta? Vietnam. Then, yeah. Aside from the travels, I'm driving a Hyundai Sonata, no? Worth 1.7 million, having a mug worth 150,000. Gulong pa lang, 150,000 eh. Pero, it's not just about the car eh. It's not just about the millions of income. Given na po yun, kumita lang ilang million sa Sante. It's just about the travel na nabigay sa akin, but it's more of the transformation that it helped me. So yun po yung naging very thankful ako, no? And the reason why I'm sharing this to you is I want you to dream again. And pag-usapan natin for the whole presentation is, or rather is, we will be talking about you on how to achieve yung dreams mo. Marami kasing tao, pag-usapan pangarap, ayaw na maniwala, ayaw na, hindi na interesado. Tama po ba? Bakit? Kasi nung bata pa tayo... Hello? Kala ko may isa na. Hello? Anyway, nung bata pa tayo, ang laging orientation sa atin, mangarap ka na mataas, tama? Or kahit hindi sabihin sa atin, nangarap tayo mataas. Nung bata tayo, sabi natin sa parents natin, pag-graduate ko, bibilangan tayo ng magandang kotse, mag-travel tayo man ng ibang bansa, at bibilangan tayo ng mama, bibilangan tayo ng maganda bahay. Sabi natin sa parents natin, tama po ba? Kasi nangyari, nung nagkatrabaho, ay nag-graduate, nagkatrabaho, yung pangarap na kotse, bahay, at travel, kinalimutan na. Bakit? Kasi nakita yung realidad na hirap pala abutin.
Let me share to you a story, again, last one story before I continue. A story of a young woman. A young woman, at the age of 25 years old, sabi niya, gusto ko pag ako nagka boyfriend, mayaman, matipuno, matalino, guwapo, tsaka matangkad. Sabi ko, sayang. Kulang eh. Yung panglima eh. Joke lang. So nangyari, dahil sobrang choosy siya, hindi siya nagka boyfriend. At the age of 35, sabi niya, di baling matangkad, basta guwapo, mayaman, matipuno, matalino, pwede na. So sabi ko, qualified na ako. And choosy pa rin, ayaw pa rin. At the age of 40 years old, sabi niya, di baling mayaman at matalino, ay, di baling matangkad at matalino, basta mayaman, guwapo, matino, pwede na. Tumagal na tumagal, wala siya naging boyfriend. At the age of 60 years old, sabi niya, wala pa rin siyang boyfriend, ang sabi niya, di baling, wala na lahat yun, basta lalaki, pwede na. To make the story short and simple, lahat tayo, when we were young, we were dreaming so high, at nung tumanda na tayo, yung pangarap natin, binawa na natin sa lupa, tinabunan pa natin ng semento para di makawala. Tama? And right now, I'm challenging everyone for you to dream again. Kasi masarap po, honestly, mabuhay ka sa pangarap na, ay, mabuhay ka sa buhay na pinapangarap mo, hindi lang sa buhay na kaya mo. Tama po ba? We have a lot of dreams, and let's face it. For us to enjoy our dreams, we need two requirements. Correct me if I'm wrong, pero ito po yung paniniwala ko, and this serves me a lot. For us to enjoy our dreams, we must have both time, and money. Mahirap yung may pera ka, wala ka naman oras. Mas mahirap naman yung may oras ka, wala kang pera. At ang pinakamahirap talaga, honestly, wala ka ng pera, wala ka pang... Diyos ko, ang saklap nun. Tama po ba? If you belong to any of those three, take a look of this opportunity. Because there are people na meron ng pera, meron pang oras. Question! Sino dito yung gusto magkaroon ng pera at ng oras? Para sa kamay. Di ba? Lahat tayo gusto ng ganung pangarap. Yun nga lang, ang question lagi natin, paano? Yun ang challenging, tama po ba? Paano nga ba ako magkakaroon ng kayamanan at same time may oras? Guys, I have discovered that there are only three secrets of the rich, okay? For us to apply in our lives. Sino po malaman yun? Hi! Ito yung pinakatahimik na crowd na na-attendan ko. Honestly. Anyway. Sabi sa na mentor ko, John, if you want to have both time and money, number one, you should never sell your time. John, ano yung benta ng oras? Let's face it. Employees, anong ginagawa nila? Binibenta nila ang oras nila, kapalit nila, kapalit ang? Kaya nga sila binabayaran ng magkano per day? Magkano ba minimum wage? 480? 1. Aba na, may putal pa. 481. 481 divided by 8, that's 60 pesos, tama? Oh, tama. 60 pesos ang binabayad sa mga empleyado per hour. And honestly, kaya hindi siya ina-advise ng mga mayaman na gawin because we only have limited time. In a day, ilang oras meron tayo? 24 hours in a day. And ang working hours natin is 8 hours per day. So that we are getting paid 480 pesos per 8 hours of work. May nagsabi sa Anjun, hindi oras ang binabayaran sa'yo yung production mo. Hindi po. Kahit masipag ka ngayon at bukas tatamad-tamad ka, yung sahod mo, parehas po ba? Parehas po, tama. Ibig sabihin, you're selling your time in exchange of money. And the problem is, we only have limited time. So, ang ginagawa ng ibang tao, para lumaki yung income nila, anong ginagawa nila? Overtime. Yung ibang tao, ang challenge, yung OT nila, nagiging thank you na lang. Tama? O, yun yung problem. And aside from that, if you have a huge dream, if you have a dream na Porsche, na BMW, honestly, it will take you thousands and hundreds of years bago mo, overtime, bago mo abot yung pangarap mo. Simple computation. For you to have a savings of 3 million, no? Kailangan nagtatabi ka na magkano kada buwan?
300,000. Para after 1 year, may savings ka na 3 million. O gawin natin 3.6 para isa 100,000. Ngayon, gawin natin 5 years. Kailangan nagtatabi ka ng 20,000 every month for the next 5 years para magkaroon ng 3.6 million. Question, madali po ba magtabi ng 20,000 every month? Minsan nga, kulang pa yun sa kata. Tama rin! So, yung pangarap nila ng BMW, okay, nag-iiba na. Hindi na po talaga BMW. By means of walking na lang po. Lalakad na lang. Tama? Now, the second secret is, for us to achieve both time and money, kailangan hindi tayo magbenta ng oras, kundi ang gawin natin magbenta tayo ng product. Rich people do not sell time, but instead, they sell product. Like for example, familiar po ba kay McDonald's? Hi! Hello! Familiar po ba kay McDonald's? Yes! Anong product niya? Hamburger! Chicken? Joy? Ano? Chicken? Chicken Joy? Mac, oh, Jollibee. Jollibee. Mac Chicken, tama po ba? Okay, Mac Chicken. Mac Chicken will cost you 80 pesos per piece of chicken sa McDonald's. Tama po? In an hour, may crew na binabayaran ng magkano per ora? 60 pesos per? In an hour, alam niyo po ba na isang crew kaya magluto ng 100 pirasong manok? Kasi deep fry lang naman yun eh, tama? Yung apoy, mainit na. Di ba, bato mo lang yan? Kahit maglaro-laro ka ba ito, basketball, basketball, pwede pa, tama? Isang daang manok o higit pa. Pag binenta yung 100 manok, sa halagang 80 pesos, magkano po lahat yun? 8,000. Samantalang binayad kay crew na napagod para magluto sa manok na yon, magkano binayad sa kanya? Sino napagod? Sino yung maman? Mali po. Hindi kayo nakikinig. Sino yung maman? Mali talaga eh. Walang kinalaman si McDo na ganyan lang yan. Yung may-ari ng McDo. Okay, never mind. May-ari ng McDo, of course, no? Sabihin, ang ginawa kasi ng may-ari ng McDo, nagbento siya ng product instead of selling time. Ang ginawa niya, binili niya yung oras sa ibang tao para may tagaluto siya. But wait, hindi po kayo nagbenta ng product, eh yaman ka. Tanong, meron ba kayong kinilang nagbenta ng balot? Taho? Mane? Marami, tama po ba? Pero question, I'm not against them, pero mayaman po ba? Yeah. Hindi. Bakit? Kasi we can only sell as much as we can. We cannot sell thousands na balot in a day. Tama? Yeah. Sabihin, dahil limited yung capacity natin to sell a product, hindi sapat. Minsan, para umaman ka, you have to do the third secret of the rich. Ano po yun? The third secret of the rich is for you to use a business system. Meaning to say, sistema ng negosyo. Business system. Ano po mga sistema ng negosyo? Number one, yung mga traditional business. Like for example, may kaibigan ako, nagtayo siya ng traditional business. Ang negosyo niya tinanong yung butika. Ang nangyari po, dahil nagtayo siya ng butika, lumago na lumago, yung competitor na kilala, tago natin sa pangalan Mercury, eh nakita yung opportunity na yung butika na yung napakalakas. Kung ikaw may-ari ng Mercury, anong gagawin mo? Tatabihan or bibilin. Ang ginawa po ni Mercury, tinabihan. Kaya yung butika ng kaibigan ko, ngayon butiki na lang po. Wala na eh. Ganun talaga eh. Tama? Okay. At tingnan niyo po ito. Pag may pumalampak na, isasabayan niyo po kasi kawawa naman siya, mukha siyang Emma. Palapak niyo naman. Opo, honestly, pumalampak ka dyan mag-isa, kawawa ka naman, mga katabi mo, wala, dead ma. Eh, lupot ka. Mamaya, lumabas ka dyan, no? Kaya pag may pumalampak na, isasabayan niyo. Anyway, sana ako, tabi kong kwento, no? Hindi pa ako nakamagsimula. Yung butiki, no? Butiki. Butiki na kaibigan ko. Yung butika na kaibigan ko, naging butiki na. So, mayroon mag-tradition business. An example of tradition business, a huge tradition business or corporation, SM. Kilala niyo po ba yung SM? Sino po may-ari nun? Tinong ko po yun. In my dreams. Si Ninong Hennessy po, meron siyang SM. At sa loob ng SM, marami establishments? Nagbabayad ng upa every month? Ang kagandahan nito, bukod sa nagbabayad sila ng upa every month,
For every establishment sa loob ng SM, mayroong tinatawag na coin system or kumikita ng rebate or royalty every time na kahit anong establishment sa loob ng SM nakakabenta. Ibig sabihin, para mas malinaw, pag si Jollibee nakabenta ng produkto, automatically si SM may porsyento. Si McDonald's nakabenta, Sensei may porsyento. Bench nakabenta, may porsyento. Penchop nakabenta, may porsyento. Ito question, Sensei nagbibenta po ba? Pero may kita po ba siya? Yes. Ang tawag doon, system. Wala kang ginagawa, you're earning through other people's time and effort. Ito po malupit. The second system is franchise system or the franchise business concept. Ano po yun? Madaling halimbawa na lang, yung McDonald's. Okay, McDonald's. Alam niyo, ating ayaw ko eh. Nagsusulat eh. Kita niyo po ba ako dyan? Okay, very good. Alam nyo, ang Pilipino talaga ang gagaling mapatawa, no? Ang dadaling mapatawa. Pag dinakit ang sarili, tatawa ang Pilipino. Okay. Okay. McDonald's. Abot ko naman. Grabe ka naman. McDonald's. Si McDonald's nang galing sa US na nag-expand sa Asia. Sa Asia, andyan na Philippines. And within Philippines, andyan Luzon, Visayas, and Mindanao. Luzon na lang. Merong North Luzon and South Luzon. Okay. North Luzon, sabi natin pasok dyan yung Manila. Okay. Ano ba? Pampanga. Tarlac. Olonga po. Pangasinan. And everything. Manila, meron sa Espanya na marami nag-swimming. O, dyan po ko natin eh. Kaya kung gusto mo ito mag-swimming, tumira sa Espanya. Wala kang choice eh. Okay, sa Espanya, napakarami pong McDonald's sa Espanya. I think tatlo, apat ang McDonald's sa Espanya. Ang kagandaan nito, for every product na nabibenta ng McDonald's dito, automatically, etong nandito will get around 5% royalty or rebates. Question, may ginawa po ba si Recro? Pero kumita po ba siya? Yes! Again, that's what you call system. You're earning through other people's effort. And a lot of us have been searching for the secrets of the rich. And ito po yun. For you to get rich, kailangan hindi ka nagbibenta ng oras. Dapat nagbibenta ng Prada at gumagamit ka ng sistema. Now, if you're going to ask me how and what business are you going to do, I suggest you take a look at Santay Business. Because kung ikaw magtatayo ka ng SM, you will need you will need billions of pesos or even dollars to become a huge like that. Aside from that, kung magtatayo ka ng McDonald's na system on your own, again, you also need billion. While in Santa International, you only need thousands, but your income will be more than, or even more than, a million. A month. Now, ako di lang magsulat sa blackboard, sa whiteboard, no? Anyway, let's start with our discussion, no? Ako po kasi again, I've been in this business in Sunday International for around 4 years already, sa July 9, no? By 2 weeks na lang pala, no? I'll be turning 4 years in Sunday. And I'm very thankful about this business. So ako, I suggest everyone take a look at this, okay? Now, of course, before we start with the business, pag-usapan natin who is Sunday. To make it simple and short and simple na lang, pag-usapin natin ang vision. The company is not just aiming for the number one or just to become the number one network marketing in the Philippines. The company is aiming for something bigger. The company is aiming for a global target or expansion. Ang gusto kasi nito, maging provider siya ng wellness products and services, not only in the Philippines, but even worldwide. Basically, ang mission nito, syempre, makatulong sa ibang tao para mamuhay sa mas maganda ang buhay nila. And that's our mission. That's our simple mission and vision. Now, ang product natin, kung na-attend kayo kanina sa presentation, ang product natin is barley. Okay, hindi ko napapabayan yung barley, pero kung tatanungin nyo, bakit nga ba barley ang hinanap ng Sante? Is because of the fact that ang daming tao right now, especially in the Philippines, hindi namamatay, not because of old age, but because of diseases. Tama? High blood, diabetes,
high blood, cancer, and everything, tama? Ang daming tao nag-a-assert right now, even 20 plus years old, may high blood, may diabetes, and so on. Now, kaya ang ginawa ng company, nag-arap siya ng isang product na makatulong sa mga ganong disease. Don't get me wrong, hindi naman po gamot ang barley, but it can help. Now, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng masakit? Of course, number one dyan, yung pollution. Before, syempre, konti pa lang factory, konti pa lang masakyan, less pollution. Pero right now, ultimo seminar na to, pag tumingin ka sa kanan mo at huminga yan, pollution na. Syempre, joke lang yun. Okay, aside naman dati prescription drugs, tama? May, eto tawag natin dito, ang tawag dito marang band-aid lang. For the meantime, matatakpan yung sakit eh. Pero eventually mo lang, may ibang tinatamaan. Tama? Now, contaminated water. Kung dati pwede kong minum sa gripo, sa puso, ngayon hindi na. Kailangan mineral water na or purified water na. Aside from that, passive foods. Okay, alam naman natin yan, tama? Mga acidic foods. Aside from that, stress. Lalo na pag dumadating si Judith. Judith ang Meralco, Judith ang tubig, Judith ang... Tama? Oh, dami na yung stress pag ganyan eh. Judith TBDO, Judith TBPI. And lastly, smoking and alcohol. Yung iba na turuan ito. Okay. Now, barley grass. Okay? Barley grass is a vegetable. Gulay lang po siya, same race of barley. According to Dr. Aguiwara, ito ang katanging-tanging gulay na pwede mula bata hanggang matanda. Minsan, mula sa tinutuba ng ngipin hanggang sa? Grabe naman kayo. Okay, ang... Now, sabi rin dito that barley grass is a complete food where lahat ng nutrients na kailangan ng katawan natin nandito na. Enzymes, chlorophyll, phytonutrients, and so. So, yan, minerals, vitamins, enzymes, amino acids. So, barley grass is considered a superfood. Okay, lahat ng na kailangan ng katawan natin nandiyan na no more, no less. Ibig sabihin, kung nag-diet ka, kahit mag 2 glass of water ka lang, then barley juice pwede na. Ako po ay tumaba na. Di pala tumaba. Nagpapataba po ulit ako. Ang tawag namin doon, bulking season. Sa gym po. Ako si ako nag-ano yun. Nag-fit po ako. Hindi lang po ako mukhang may abs. Sa mukha lang. Pero alam niyo po ba, when, during the time na ako ay nag-diet, alam na mga taga-sante yan eh. It only took me 1.5 months or 2 months from 160 plus pounds. Nabalik yung katawan ko within 2 months. From 1.5 months to 130 pounds. May abs ulit. Yeah. Yun ang nagagawa ng barley. Sino mata yung picture? Wala. Now, according to research, barley grass is a very powerful antioxidant. Wherein, alam naman natin, ang antioxidant nakatulong sa katawan natin to look young and be fresh. Tama po ba? According to research, usually, ang ginagamit ng mga may edad or ng mga, yun nga, thunders, eh, grapes, tama po ba, para to look young. But, as you can see, barley grass is very powerful that it can help you look even 10 years younger. Opo. So, kung ikaw, mga 30 plus ka na, don't worry, pag ikaw nag-take ng barley, you will look mga 20, ganun. At seriously, pag nakita niyo po yung mga ng ibang years, kasi syempre sa akin, hindi naman. 20 years old lang ako eh, bago mo ang 10 years old. Ay, wait lang ha. Huwag niyo pong papayanan sa tennis ball dyan. Nagumukhang pitas yun. Okay. According to research, barley grass has a lot of researches eh. Compared to wheatgrass, spirulina, ganoderma, reservatol, narinig na natin yan, pero barley grass has a lot of research na it's very good product. According to USFDA, sabi dito, lahat ng pagkain na mayroong barley, they can claim that they can reduce the risk of coronary? Mean to say, sakit sa? Alam niyo po, sakit sa puso ah. Lilinawin ko sakit sa puso. Kasi one time, may customer ako lumapit sa akin. Yun, I was taking barley for a couple of time. In English siya po. I was taking barley for a couple of time. But walang effect sa puso ko. Sabi niya ganun. Sabi ko, teka lang, ano ba sakit mo sa puso? Sabi niya, 2 months ago, my boyfriend broke with me. Sabi ko, palabo yan. Ibang sakit sa puso yan. Tama? Okay. Now, tuntunga ka dyan. Okay. Biagron News, guys. Ito, here's our certificates that our barley is very good product. No? Meron tayong halal, no? Para sa kapatid nating mga Muslim. Aside from that,
Here's our certificate where ipapatunay ng barilat is from New Zealand and organic. Alam niyo po dyan, no? Sa New Zealand, sobrang linis at sobrang ganda ng lugar. Actually, mas marami pang hayop kesa sa... Dito po, napakaraming tao. Puro... Cute. Yung iba, mga maserta, puro. Anyway... Ano ang products natin? Of course, we have nutraceutical product. Meron tayong barley powder juice at meron tayong barley capsule. We also have barley slimming tea kung gusto maging sexy. Before, when I was on my reaping season talaga, nagkakansa ko, ipapapasa ko, ang tinitake ko, green tea, barley fusion, may barley tsaka juice. Kung babae ka naman, gusto maging fit, kailangan walang green tea, coffee, and barley juice. Later, may mapakita ko sa inyo. Now, we also have Bat and Bad Series. Ang daming sabi sa akin dyan, gumaganda ang kutis mo, gwapo ka dati, mas lalo kang gumagwapo. Ang sabi ko lang, barley. And actually, I'm using barley soap now. Aside from barley soap, the product can really help you look young. All of our product, merong award as super brand. Aside from that, okay, meron tayong bagong package where nothing can be plus. Where we have a 30-day cleansing program. Vitamin C siya at saka barley powder juice where it can help you cleanse and strengthen your body. Aside from that, ito yung kinikwento kanina, a 30-day weight loss program or bring the sexy back. Okay, hindi po ako yun. Talbo yun eh. And lastly, our new product, Fiber Energy. Yes, very exciting kasi pili mo, umapapansin nyo, lahat ng market kinakapture natin. Different kinds of products, nilalagay natin ng barley. Because barley is a very good product. Ang ginawa ng company, lahat ng produkto na gustong gamitin ng tao, mula pag-gising mo hanggang pagtulog mo, magugulat ka next time yung napkin mo, meron ding barley. Hindi, lahat po ng product ang ginagawa, nilalagay ng barley. May napkin po tayo. Okay, one of our partner product, yung anayon natin. No? Ang kagandahan po na may pan-infrared yun. Opo, may pan-infrared yun. Next innovation, may Bluetooth na. Magulat kayo pag may Wi-Fi na yun. Okay. Now, ito na pag-usapan natin yung negosyo. Lahat tayo gustong kumita ng pera. Tama mali. Kasi lahat tayo mga mukhang pangarap. Grabe naman kayo. Okay. Now, paano nga ba maging distributor? First of all, it's either you... Of course, mag-retailer ka din. You will select a package. It's either pure party pack, which cost 4,538. Ang kapalit na product nito worth 4,650. Sabihin pare, naglabas ka na 4,500, nabenta mo yung product 4,6, tanong, nalugi ka ba? Wala pong kilala dito na nag-member after 1 month naglulugmok. Bakit po? Kabili ng kit, yung product is either gamitin or benta, panalo po siya. Next, kung gusto mo seryoso yung business, look for a higher product package. Bakit? Sa Pure Party Pack, meron ka 1 account. Next package, you have builder's pack or meron kang 3 accounts dyan wherein mabibili mo siya for 14,238. Ang kapalit ng product ay worth 14,870. Okay? Next, meron tayong tawag na extreme pack. Ito po, hot selling to. Wala masyado nag-avail ng 1 account, ng pure barley pack. Ang kadalas yung na-avail, pure barley pack, extreme pack, or even itong panguli, ultimate pack. Ang extreme pack, you have 7 accounts. Worth 32,238, ang kapalit na product, worth 32,850. Sabihin, lahat ng invest mo dito, may kapalit kang product agad. Unlike pag mag-franchise ka yung kiosk, yung kit na mga ganun, pag naglalabas ka doon, 20,000, 30,000, kapalit nun, kit lang. Wala pang product. Pero while in this business, no, lalabas ka ng 30,000, 32,238, meron ka agad kapalit worth almost 33,000 na products. Ang highest package natin with 15 accounts, 78,000. Ang kapalit na product value is worth 85,000. Okay? So, you select either of the 4 packages. Although we have, puro mga promo packages, tanong niya sa nag-invite sa inyo. Pero we have 4 of these products. Okay? Now, pag-usapan natin yung paano kumita. Yung kanina, puhunan eh. Siyempre, lahat ng negosyo kailangan na pag ang negosyo mo, maliit ang puhunan, maliit ang? Pag malaki ang puhunan, malaki ang? Pag walang puhunan, walang? Kita mo ba yon?
Kitang-kita, tama? Itong kagandahan, with Sunday Business, kahit malitang punan, malaki naman ang kita. Tingnan nito, ha? First, retail bonus. Benta-benta. Mamaya, tuturo kayo paano magbenta. Alam niyo po ako, kahit nasan, modest style, kaya magbenta. Tuturo kayo mamaya. Okay? Retail bonus, tingnan nito, ha? Sa retail bonus, sabi dito, you can get up to 50% discount sa lahat ng klase ng product. Maganda, maganda, maganda! Maganda! Tingnan nyo po ito, ha? Like for example, barley capsule. Mabibili mo siya, 600, mamabenta mo siya. Magkano? Magkano kita mo? Pwede na, tama? For 2 minutes of your time, you spend 2 minutes of your time, you will earn 300 pesos. Later on, tuturo ko kayo. Now, barley powder juice, mabibili mo siya, 1 to 60, mamabenta mo siya, 1 and 50. Kumita na, magkano? 690. And of course, pinupush siya yung package. One of our pinupush siya package is yung product, actually, yung KNB Plus. Mabibili mo siya for 1,560. Mabibenta mo siya 2,950. Magkano kita? Give it 5-10 minutes of your time daily. Pwede ka kumita ng 1, 2, 3, 4,000 every day. Pwede na, extra income on top of your income as employee. Tama mo ba? Yes. Question, sinong gusto matuto magbenta para sa kamay? Lahat tayo, tama? Ito, sikreto ko to. Wait lang. Sikreto ko to kahapon, ngayon hindi na. Sasabihin ko sa inyo eh. Pero pwede kong nakawin, gamitin yung product. Grabe, sino diabot? Di pa na kontento sa isa sa akin, diabot. Diabot? Diabot talaga? Ako po, wala. Sino yun? Last mo na yun ah. Grabe kayo makatawa. Magsiyo kaya! Speaker kanila. Anyway, eto po, eto po. Ako po, lagi akong may dalang product. It's either juice, capsule, basta lagi akong may... Actually, lahat pala, kompleto. Lagi akong may dalang product, tapos pag may kausapin akong kaibigan kakilala, depende kung dadali kong product. Minsan capsule, minsan juice. Tip, make sure dapat laging tuyo ang kiligili nyo ah. Ginagawa lagi ganito. Pag mayroong kaibigan ka mag-anak, kakilala, imi-meet. Lalo na pag alam mo yung mga tito ko, mga uncle ko, tsaka auntie ko. Yan, favorite na customer ko yan. Magdadala ako isang box ng juice o kaya capsule. Iipit ko sa kiligili ko. Kamusta yung tita! Namiss ko sa pinsan, nasa na siya? Ando, nandito sa kwarto. Yan. Maliit kasi ito eh, wait lang. Ito, bababa ko na. Saan ba? Ayun pala. Nalait pa ako kanina, mutang hindi ko daw abunti, hindi ko daw abunti. Tatangkat din ako. Ito, bukanyari barley juice, barley juice. I make it up to the point na gusto ko makapenta talaga, lalo sa mga uncle tsaka auntie ko. Habang kinakasok ko yung uncle tsaka auntie ko, nagkikwentuhan kami, gagawin ko dito palipat-lipat lang ako. Tanong, kung ikaw ang auntie ko, tito ko, uncle ko, makapas mo yung barley powder juice? Ang Pilipina, makulit hindi. Mga sosyo hindi. Magtatanong, hindi. Magtatanong. Hindi naman tayo bastos, tama? Yes. At dahil nagtanong siya, ikikwento mo yung barley, tama? Yes. Inaalala mo yung kamag-anak mo, si tita, si tito, si uncle, si auntie, o kung naman tawag mo sa kanila, may high blood. Tadramahan ko yan. Alam mo, tita, auntie, alam mo, auntie, yung father ko, kapatid mo, may may diabetes. Ang tinitake, barley. Barley. Tita, wait lang. Di ba meron kang diabetes? Oh, ito, barley juice. Okay, kung gawin mo, huwag mo na perang, pahawak mo na sa kanya. Para sa mo, mahiya yan, pamangkin ka. Kaya kung mag-anak mo, bibigay ko pera di sa inyo. Tama? Question, nahirapan ko magbenta? Hindi. Nakabenta ka ba? Yes. Hindi mo kailangan push siya. Hindi, ito pa. Sa inyo ba? Yes. Okay, meron tayong tarpaulin. Okay? May tarpaulin tayo, yung ibang tarpaulin na alaga din yung mga sakit. May high blood, diabetes, arthritis, kahit anong mga tis-tis pa yun, ganun. Mga sakit! Tama? Okay, ng tawa. Ang ginawa nila, ang ginagawa ng iba, inaalam niya kung meron mga karamdaman yung kapitbahay niya. So ang gagawin niya, kunwari, ito yung tarpaulin. Ito yung kapitbahay niya. Andito yung tarpaulin niya. Yung kapitbahay niya may high blood. Hanapin yung high blood sa lista, bibilugan niya, lalagyan niya pa ng araw na aturo sa bahay ng kapitbahay niya. Para pag-uwi ng kapitbahay niya, Neng, ano ba yung, tarpaulin mo? Ba't nakabilang yung high blood na aturo pa sa'yo? Nagtanong, hindi. Makakabenta, hindi. Last! Gusto niyo ba?
Manatalent ko, ah. Okay. Ganito. Pag may bisita kayo sa bahay, make sure lahat ng dekorasyon pakitanggal. Palitan nyo po ng picture ko. Hindi, joke lang. Palitan nyo ng mga boxes ng products. Para po nakita ng mga visitor nyo, ano ba yun? Tsaka na magkikwento. Kwento yung nahirapan ng magbenta? Hindi. Hindi. Honestly, barley right now is very easy to sell, okay? Anyway, our main business is not selling. Tinuruan ko lang kayo, tip lang yon. Ang main business natin is our distribution channel or network business. Wherein, basically, our business has only three basic ways to earn. Honestly, hindi part 1, 2, 3, 4 ha. But it will sum it up to three things. Number 1, tandaan nyo ito, retail. Number 2, referrals. And number 3, rebates. Diyan lang iikot ang negosyo natin. At yun, kahit sa ibang negosyo, ganun din ang kita. Now, fast start bonus. Ang fast start bonus, ito yung kikita ka every time may merong nag-avail sa'yo ng business package or product package. Paano yun? For example, ikaw to, anong name mo? Charles. Charles po. Si Charles po. Si Charles, pala Charles. Si Charles. Kung nasa si Charles to. Okay? Every time makapag-invite siya at in-avail Pure Barley Pack, meron siyang? 300. Ang gagawin mo lang, Charles, simple lang. For the meantime, is either yung upline mo magkakausap or dali mo sa seminar, we will do the talking. Question, sino napagod? Ikaw ako? Ikaw. Ako? Sino kumita? Ikaw ako? Ako. Hindi ka ba nahiya to? Next. Pag ikaw naman may na-invite ka, in a builder's pack, you will get 1,000. Pag extreme pack, 2,000. At pag ultimate pack, magkano? Ang kagandaan nito, no limit. Question, may Facebook? Yes. May Friendster? Yes. Ay, Twitter, pala Twitter. Friendster, Twitter. Yes. Di ba marami tayo mga social media networks sa ito? Maximize those, tingnan mo yung friend list mo, abot na 5? Yes. Parang hindi ka sigurado ah. Friend mo sa Facebook, abot na 5? Madali lang, tama. Now, tingnan mo ito ah. Bakit ko natanong yan? Wait lang. Sa Infinity Bonus, ito, referral system ulit to. Sa Infinity Bonus, hatiin ka sa 2. Okay lang ba hatiin sa 2? Sure ka? Okay. Yung account mo, magkakaroon ng online business account at yung account mo hatiin sa 2. Okay? Meron ang group sales left and group sales right. Sabi sa system, every time na meron 1 point sa left and 1 point sa right, will be given or you'll be earning, magkano? 500 pesos or just 1 link. 1 link is 500 pesos. Now, paano yung point system? Pag Pure Barley Pack, you will get 1 point. Pag Builders Pack, 3 points. Pag Extreme Pack, 7 points. At pag Ultimate Pack, 15 points. Ibig sabihin, pag mas malaking package, mas malaki ang? Points. Kita. Or ink. Or points. Now, John, paano yan? Hindi ko maintindihan. For example, ikaw to, Charles. May dalawang kaibigan. Sure ka na dyan. Sige, kanina kasi limang kaibigan, parang hindi ka sure. Dalawa na lang, okay? Sabihin na natin yung friend mo, si Ann at si May. Sino ulit? Ann at si May. Para mas madali, gawin natin pare sila lang Pure Barley Pack. Sabi sa system, pag may na-refer ka, magkano income mo pag Pure Barley Pack? 300. Since na-refer ni Charles, si Ann, meron siyang? 300. Eh, meron pa siya na-refer na isa si May. We will get another? Ito po malupit. Sabi sa system, pag meron 1 point sa left, 1 point sa right, that's one link, magkano? 500. Question. Si Ann ba? Mag-i-invite? Yes. Gusto kumita? Yes. Hahataw? Yes. Nag-invite ang dalawa. Siyempre, siya may 300, may 300. Meron din siya left and right, so meron siyang 500. Ito mga malupit. Yung dalawa na-invite niya, humataw. Humataw na humataw, si Ann kumita ng malaki. Question. Sino na una? Siya, si Ann. Siya. Si Charles, tama? Yes. Pero sino kumita mas malaki? Si Charles, si Ann? Ayan ang patunay na wala dito ang nauna na Dave. Ito malapit, di ba? Nauna ka, pero dahil masipag yung downline mo, mas kumita siya mas malaki. Eh, nakita mo, si Ann kumikita ng malaki ah. Eh, ako nag-invite yan, mapayag ba siya mula siyang income? Anong gagawin niya? Mag-i-invite sa kabila. Tama, si May. Eh, since si May hindi gumalaw, anong gagawin niya? Tutulungan niya si May. At tawag doon, spillover. Kunwari na-invite niya si Ben. Si Ben, lilagay niya kay May, pero ang 300, kayo na pa rin.
kay Charles. At ang tawag nagin ay? Tinuruan ni Charles si Belle paano gawin yung network. Umataw na umataw si Belle. Dumami ang network. Si May, may inggit? Yes. Ataw ba siya? Yes. Umataw si May. Ito malupet. Ito ah. Kanina, malaki kita ni Anne. Pero since humabol si Charles sa business na, winner got yung kabila, Charles will get several links hanggat mayroon pa existing links. And he will get 500 Question, sa lahat, siya ba lahat gumalaw? Yes! Pero kumita ba siya? Yes! Anong tawag dyan? System. Leverage. Diba? System. Diba? Anyway, meron akong simulation, sa hindi ko nalagay, no? Drawing ko na lang. Pahirapan ko leg niyo eh. Sige, may hirit pa ha. Hindi abot yan, malit yan. Patama na lang kayo. Ako ngayon ko lang gagawin to. I will give a simulation. Okay? Tignan nyo to ha. Sige. Paano pag nag-one account ka lang? Ang gawin natin, sino ba first timer? Di pataas po ang kamay. Sir, anong pangalan nyo? Francis! May kilala ako si Francis. Si Francis malapit. Mayaman. Nag-invite ng 8 tao. Lahat ang ginawa, puro pure polypack. Sabi si system, puro 300, tapos per 1 link, 1.1, but meron 5? So 500. Meron siya magkano? 2,000. While on the other hand, pag ikaw nag-builders power 3 account, simple lang. Nag-invite ka ng 8, okay? Ito yung account natin, Francis. 1, account number 1, account number 2, account number 3. Kaya account number 2 may 500, 1,000, tama? Number 3, 500, meron ng 2,000. Account number 1, kanya? 500, merong magkano siya, no? Meron 4,000 si Francis. Question, same effort? Yes. Different income? Yes. Ito gawin nyo. Okay? Meron tayong tinatawag Builders Pack Blast. Tanong nyo lang sa nag-invite sa inyo kung magkano yun. Pero you will be given already 7 accounts worth 19,000 worth of products. You will be given 7 accounts. Ang goal natin, simple lang. For you to get 8 people under your network. Siyempre, hindi ka mapahit na 1 account lang sila. Ang goal mo, for them to sign up as 7 accounts or Builders Pack. Tama? Yes. Nakakuha ka ng 8 tao. Ito ah. Sabi sa system, pag meron ang Builders Pack na na-invite, tigo 1,000, tama? Yes. Magkano yun? 8,000. Question, kung makausap ka ng 8 tao, yung unang 8, kinita mo lang 4,000. Dito, direct referral mo lang, faster bonus pa lang, mas malaki na kinita mo, tama? Yes. Ang gagawin mo lang, mag-apply ka lang, puro pure at puro Builders Pack. Plus. Ito ang gawin niya, ah. 4, 5, 6, 7, 3, 2, 3 and 1. Lahat yan, account mo under one name. Ibig sabihin, lahat ang kikita ka dyan. Dito, meron ko 1-5. Kaya account number 4. Okay, 5. 1-5, 1-5, 1-5. Magkano yun? 6? Okay, doon naman. Account number 2. May 1-5 ka, may 1-5 ka. Magkano yun? 3,000. May 1-5 ka, may 1-5 ka. Another 3,000. So, magkano lahat? 12,000. Tama. Account mo si number 1? Yes. Meron ka 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Another 6,000. A total of 18,000. Plus 8,000, magkano yun? 26,000 pesos. Question, same effort? Yes. Different result? Yes. Ano's maganda? 1 account, 3 accounts, 7 accounts? Yes. Kung mag-invite ka na lang, papaguri mo lang sa sarili mo, mag 7 accounts ka na. Kung gusto mo yumaman, dapat madiskarte ka. Parang kami. A lot of people keeps on asking me, John, ba't ang bilis ng production mo? Simple lang. At a lot of people will just close one account. I will never close one account. Bakit? Kung pwede, kung ganyan ang kikita ako, same effort, different result, dun ako. Tama? Question. Sino dito ang kaya mag-invite ng 8? Paktay tayo, tiha. Yung iba, 8. 8. Nahirapan eh. Tulungan namin ka mag-anak, kakilala,
kaibigan, kapitbahay, dati kaklase ng high school, kaklase ng elementary, kaklase ng uy! Kahit kaklase mo ng elementary, makapasali mo yan. Ako, meron akong dyan sa akin, kaklase mo ng elementary. Kaklase mo ng college, dati mong katrabaho, dati mong boss, dati mong ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-followan. Meron mo ganun ka-follow-follow, mga ka-follower mo. Di ba naman? Ka-text, ka-talk. May ka-talk ka, sir? Sa phone. Wala. Ka-talk, tama? Katongits, kamadyo, lahat na! Lahat yung pwede makausap. Kaya ng walo? Yes! Diyos ko naman, nanay mo, tatay mo, anak mo. Pwede mo naman i-register. Kaya ng walo yan. Tama? Eto malapit, tingnan nyo ito ha. Kumuha ka ng walo. What if yung lima dun sa walo, tamad? Ay, yung tatlo dun sa walo, tamad. Ilan natira? Lima. Pata ko na yung simulation ha. Kanina, alam nyo ba, pag tinilituloy nyo yung 8x8, it will earn, it will help you make 1 million in just 3 months. Huh? 1 million just 3 months. Gawin yung system nyo. 8x8. Yung details nun, tanong nyo na sa apply nyo kung alam niya. Pero yan kasi ina-apply sa group ako. Walang nagko-close sa group na, no? One account, one account. Puro 3, puro 7 accounts. Kung gusto mong itang kumita ng bilis, do it by being wise. Now, kumuha ka ng 8, 5 lang gumalaw, malungkot ka, hindi. After sabihin, 1, 2, 3 years time, yung 5 mo ang naging, nag-stay. As yung, tas yung 5 nila, tigli lima lang. Until 5th level. Okay, tingin mo to ha. Sabi sa Builder's Bonus, lahat tayo kailangan natin mag-maintain ng 1 box of barley powder juice every month. Since distributor tayo, kailangan tayo mismo gumagamit ng? Kung pusher ka, dapat? User. Mga ati kayo. Okay, sabi sa system, yung ma-invite mo, siya po yung first level nyo. Yung ma-invite mo, will be your second level. On your first level, pag siya nag-maintenance ng juice, will earn 40 pesos. On your second level, may 60 pesos ka. Pag naka-invite yung second level mo to the third level, ayan, that will be your third level, may 20 pesos ka. Until fifth level, meron kang kita. Isang box ng juice, meron kang 40, 60, 20, 20. Tanong, maliit malaki? Hi! Maliit malaki? Maliit kung pa isa-isa lang, pero pag by volume, marami yan. Paano yan? Sabihin natin ikaw to. Kanina, ilan lang kinuha mo? 8. Ang goal mo, at least 8. Pero sa 8 mo, 5 lang nag-active. 5. Lahat sila, mag-maintain na lang isang box ng juice, may ginagawa ka, wala? Wala. Para pa mo sarili mo, kasi will earn 7 ka ng tao. Ang ginawa mo lang, kumuha ka ng 8, yung 5 mo lang nag-active. Tigli lima. Lahat sila ng per is, wala nagbebenta. You will earn 79,200. Eto malapit. Mabenta product, hindi? Mabenta. Madali benta, hindi? Yes. Ang good news, bukod sa madali siya ibenta, the company will be creating a system tawag doon customer preferred system. Inifikta na. Customer preferred system. Sabihin, eh, kung meron kayong mga kailan ng credit card, plug-in nyo lang si system, every month mag-purchase siya. Automatic na yun, wala ka nang ginagawa. Yung company will be the one who will deliver the products. Now, hindi mo ito ha? Let's say for example, naturo natin pa magbenta yung partners natin to at least 10 customers every month. 10 boxes of juice each person every month. Ang malapit niyan, pag sila natuto magbenta, ng tigilan? Take example. Okay? Tigilan? Hi! Pag sila natin magbenta ng 10 box ng juice every month, congratulations, times 10, meron kang 792,000 every month. Okay lang yan. Kung hindi ka pa sanay makakita ng ganyang income, okay lang yan. Normal din yan. Normal lang yan. Bakit? Kasi ako, nung una ako maten, ganyan din yung tsura ko para akong tarsier. Hindi ako makapaniwala. Opo, totoo lang. Nung una akong ma-invite, hindi ako nakapaniwala. Pero alam ko, kaya ko. Bakit? Kung kaya na iba, there's no reason for you not to be able to do that. Tama? Ang kagandahan na ito, we have 5th, patawas iyan. We have 5th, 6th, and 7th way term. Sabihin, meron exciting bonus. Pag na-hit may certain position, yung income mo may multiply by 2 sa bilis bonus. Meron yan gold, meron platinum, and so far the highest is diamond. Madadagdagan yan into green, blue, yellow, blah blah blah, and so on. Next, we also have bar allowance.
Aside from you earning from your sales and from your recruit or sponsors, meron kang percentage of your sales will be given also to you para sa coach, mati ng coach mo. That will be locked in for 3 years. Aside from that, meron tayong performance bonus na binibigay ito tri-annual or every 4 months. Now, when I disburse, meron tayong daily, meron tayong monthly, meron tayong tri-annually, tsaka, okay, lumabas ka naman, tsaka tri-annual, and then annually. Paano? Through ATM, meron ang BPI, BDO, or Chedras. Ngayon, gagandaan natin, meron tayong sterling ngayon. Then, pwede rin check eh. Kung gusto mo picture up, pwede rin check eh. Now, kung gusto mo naman, you have also League Wallet that you can use your income to buy another product. Okay? Of course, sino dito yung gusto magkakotse patas ang kamay? Yung iba ayaw talaga eh, no? Okay lang yan. Marami yung tao kung pag-usapang kotse, ayaw magtas ng kamay. Maybe for some, it's too good to be true. Maybe for some, they really want it bad. Pero honestly, lahat tayo gusto ng kotse. Tama mali? Pero sabi sa akin, ayaw ko ng kotse. Sabi ko talaga, kung bibigyan ka ng kotse ngayon, tatanggapin mo? Sabi niya, oo. Pwede ba ba? Ay, tama? Ang kagandaan, meron tayong din isip, oh, nabuksama namin kanina, pagbabahay daw talaga ang gusto bahay. Tama? Mabag mga mothers, mabag mami. Kaya yung mami ko, gustong-gusto bahay eh. Nag-aantay ng bibiling kong bahay. Malapit na, antayin niya. Pero pag lalaki, ang gusto ay kotse. Tama po ba? Naalala ko tuloy yung mother ko. Naalala ko yung both parents ko. No? Pero may ito kay mami. Anyway, kasi ito kotse na eh, arangkada eh. Kaya ako, naalala ko yung daddy ko bigla. Yung, okay. Anyway. Yan. We have car incentive, no? Car, hindi malungkot yun. We have car incentive, no? Meron pa na certain, pag na-hit may certain target, the company will be giving you car, down payment for your car, even yung monthly mo, based on your production. Maganda, sobrang ganda. Sobrang ganda. O, mamili ka na lang dyan. Basta ako, within the year, ang target ko sa birthday ko, ito. Wow! Musta? Okay. Basta, ang target ko lang simple lang. Mabayaran ko in full yung condo. Kasi may condo ako sa Makati eh. Tapos, mabayaran yung sonata. Then, yan na. Sarap. Sarap mga ano? Yes! And we also, we have travel incentives sa Vietnam and Europe this year. Okay? Actually, tapos ko yung presentation ko. Pero I think mayroon pa mag-share na. Pero before I share, now shit! Natuwa ako this day. Actually, hindi lang this day. Recent in my life, no? Kasi ako dati ng bata, nagsimula ako. Nakwento ko lang ulit. Nagsimula ako, ginagawa ko siya. Part-time, estudyante ako. Varsity on UST. Varsity po on UST. Ang kukit niyo talaga, no? Nung sinabi kong varsity ako, hindi mo nag-joke ka. Ba't tumawa kayo? Basta sa mga audience ko, hindi lang ako nagsalita. Tatanda ko yung mga mamaya niyo. Hindi ko kayo ni-train. Mami, ano sinabi kong varsity? Hindi na siya tawanan. Hindi mo nag-joke? Chess! Chess daw? Chess daw? Hindi, varsity po talaga ako lang. Varsity po ako track and field, no? Kaya nung mga invite to, mga dami to. Ang bihira. Ako, hindi, varsity ako ni... Maniwala naman kayo. Track and field nga, hindi kailangan na-hype doon. Varsity ako dati sa USC track and field, no? Maliit pa ako nun. Ay, hindi, bata pa ako nun. Maliit pa rin ako. Mata-mata mo, when I was 16 years old, no? Ginagawa ang business part-time, estudyante, at lead, tapos negosyante. Mahirap talaga ang sinis. Simula, siyempre, nag-aaral ako, engineering pa course ko, madugo. Bili mo sa isang subject, ang isang semi, memorize namin, 60 plus na formula. Nakakabaliw. Aside from that, mag-training ka pa for track and field, tapos mag-negosyo ka pa sa gabi. So, challenging. Pero it was never that easy, no? Pero it was never that hard also. Kasi may pangarap ko na, I will fight for it. Kwento ko lang, when I was doing that business, no? At dito ako sa UST, then a lot of challenges. Dumating ako sa point na pinapapili ako ng father ko. Kung mag-engineer pa ba ako, mag-networking na lang ako. Makulit ang ulo ko. Matigas ang ulo ko. Matigas ang ulo ko. Pinush ko, sabi ko, gusto mag-networking. Ayan, kaya ako nag-shift ng business management. Ayun. Tapos ang ginawa ko, sabi ko,
alam, I know, eventually it will pay the. Pero ito pang malupit. Alam nyo ba, nagsimula ako mag-networking. Pag umuwi ako ng bahay, nakakunot lagi noon ng parents ko. Late na eh. Tapos, pag tinatanong ako kumain na ba ako, nakasimula ako, John, kumain na ba? Sabi ko, di ba po? Mother ko to, mother ko. Di ba po? Sabi niya, kumain ka na, may pagkain niya sa lamesa. Kaya naman ako. Okay, dead ma, wala lang, tapos na. Tapos, ngayon naman, ito nakagulat, kung ako nagka-income, tsaka nung nakabila ko ng sunata, natutuwa talaga ako. Pag ako umuwi ng bahay, kakain ako, kain ako, ay, bibitbox ang bituan, at bubungad ka agad yung mother ko. Sabi niya, John, kumain ka na ba? Nakangiti na. Sabi ko, opo ma, bakit? May pagkain niya sa ano, sa labag tuloy, aso lang. May pagkain niya sa lamesa. May pagkain niya sa lamesa, kain ka na. Sabi ko, sige, kaya na ako. Mamaya pagkatapos ko makain, hindi pa siya matutulog. Bubulungan niya ako, John, yung bayad ng kinain mo. Doon na-discover ang magulang ay loving parents. Oo. Tsaka ito pa, naalala ko lang, no? Kanina, very sweet yung father ko. Nagulat ako for the first time. Dati, date ma, nag-networking ako, okay, pakilam ko sa'yo. Umalis ako, walang pakilam. Sige, ingat. Ganun na sabihin sa akin. Hindi naman ganun kagalit. Ingat! Ingat! Ngayon, katulad kanina, paalis ako ng bahay. Maaga umalis kasi may meeting kami. Actually, nandito ako mula 9 o'clock eh. 9 o'clock ba? No, 9 o'clock eh. Meeting kami, training kami for the whole day. Kaya nakapagod, honestly. Gulat nga ako sa speaker today eh. At itong meeting kami, training kami for the whole day, nakapagod. Pero bago, alam niyo ba kanina, bago umalis ng bahay, gulat ako. After punasan ng father and daddy ko yung kotse niya, may lumapit sa kotse ko, pinunasan. Habi ko ba may sakit tong taong to? Nakakatuwa lang. Kasi alam nyo guys, before, when I started this, very, a lot of people are very negative. Some of people will keep on telling me, John, di mo kaya yan, malabo yan. John, kalakuha yung scam yan. John, imposible sa'yo yan. Ayan, pangarap mo kotse, imposible yan. Buksan mo agad bilhin ng property on your own, a very young age, imposible yan, John. A lot of people told me that I cannot do it. I can never make it. Sabi na sa akin yun. Pero you know what? Deep inside me, I only have one statement. Irregardless of what other people will tell me, I'm going to fight for my dreams. Tama? Before I close, no, a lot of people... Sorry. Tumalas yung layaman to. Ito, makeup. Na-shoot. A lot of people wants to live the life that they truly want, wants to live the dreams that they really desire. But only a few people, no, wants to fight for it and push for it. Pag ginawa mo itong negosyo to, even your first timer or members, a lot of people will tell you, wag yan, kalokohan yan, scam yan, hindi mo kaya, imposible yan. But after that, no, wag silang pakinggan mo. Ang isipin mo lang, anong gusto mo sa buhay at anong gusto mo manatay. Tama? Again, ito yung laging statement, if you want your life to change, you must change. Not your job. I mean, I'm not, of course, eventually, you have to resign. Pero for the meantime, huwag ka muna mag-resign kasi anong oras na rin eh. Sa lahat ng office niya eh. Tama? Pero what I'm trying to say is, change the way you think, no? And the way to change the things that you do, especially in their daily life. And by the way, sa presentation ko, honestly, hindi naman ako yung, as far as I know, hindi ako close, pero alam ko mayroon pa isang magsalita. Pero siguro para tawagin yung speaker na lang, balik ko na lang kay Mr. Ian Pagkaluhan. Palakpahan niyo po siya. Good morning! Palakpahan natin Mr. John Espaillardo! Yan, no? 22 years old. So imagine nyo pag mga 32 na yan, lalong yaman-yaman na yan. Yeah? Single and ready to mingle. Parang, sabi ko, binibenta na ka naman. Sabi ko, single and ready to mingle. Ngayon, from one EMC to another. Gusto nyo ba ng isa pang EMC? Actually, labindalawa ho sila ngayon. Oo, labindalawa ho sila, pero gusto nyo EMC, di ba? 12 po ang EMC namin, pati yung mga taga-Davao nandito. Nag-i-sizzle.
Huwag naman no eh. Hindi, two EMCs ang nandito. Okay, one EMC to another. Hindi na ako kung magkukwento masyado. Siya na ako ang magkukwento ng napakagandang resulta niya sa negosyong ito. Bakit ho namin ginagawa to? Simple lang. Para makarelate ka. Para ma... Ayan, nag-meeting na naman sila. Para ma-discover nyo na from a very simple life, pwedeng mabago yan 180 degrees. Tama? Lagi nasasabi 360, di ba? Ang tama pala 180 lang. Kasi pag 360, umikot ka, nandun ka uli eh. Tama di ba? Kaya kailangan 180 degrees lang. Well, anyway, kinuwento ko lang. Okay. So, ito ang perfect example lang na bago ang buhay. 180 degrees. Okay? Siya na ho ang magkukwento. Maaaliw kayo, mai-inspire kayo. Palakpakan po natin one of our top EMCs, Mr. Jude Francisco! Yung speaker kanina dito, anak ko. Okay. Gusto ko makita yung kamay ng first timer po. Yung ngayon lang po nakarating or naka-attend sa ganitong klaseng presentation. Wow. Okay. Sa mga first timer mga kaibigan, magandang gabi po. Hindi po nasayang yung pag-upo nyo dyan. Sa mga first timer, magandang gabi. Sa mga two timer naman, good morning. Okay. Two timer kasi dalawang beses na naka-attend. Okay. Tatlong beses na. Okay, again mga kaibigan, mat ako nasa harapan ninyo ngayon kasi tinawag ako eh. Okay, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sa totoo lang po, well, bigyan nyo ako ng ano, hingang malalim lang. Anyway, again po, 5 years na po ako sa negosyo ito. Sa mga first timer, yung first time lang akong na-meet, at first time ka lang umatid, ikaw ang kausap ko ngayon. Hayaan mo muna yung katabi mo. Okay? Ikaw ang kausap ko. At hihingi ako ng payo sa inyo, kaibigan, bago ako mag-share. Okay? Ano yung hihingin kong payo sa inyo sa first timer? Kasi yung kaharap nyo ngayon, mga kaibigan, eh, hindi po nakatapos ng high school. First year high school graduate po ako. Kasi tinapos ko yung first year ko, nag-graduate ako. Okay? Ngayon, kung ikaw ay grade 6, talo kita. Tama. Pero kung ikaw ay lampas ng high school or ng first year, panalo ka kaysa sa akin. Kaya lang, kaibigan, ba't ko nasabi yan? Hindi kami mayaman. Squatter kami nakatira nung araw sa Pasig. By the way, sa kung tiga Pasig ka, malamang alam mo ito. Tiga puro 4 kami, Bambang Loob, Baryo Saksakan. Yan yung lugar namin. And God is good. God is good. Bakit ko sinabing God is good? Kasi kung hindi ako inalis ni Lord sa lugar namin, mga kaibigan, malamang tatlo lang ang pwede kong puntahan. Sementeryo, mental, at saka Muntindupa. Kasi ba't ko nasabi yan? Siyempre, di ba alam mo minsan, pag asinsado ka na, gusto mong bumisita sa dati yung mga kaibigan, para reunion. Tama? Kaya lang, ako yata ang pinakawalang kwentang estudyante sa balat ng lupa. Bakit? Too good to be true. Tama yun? Tama. Ano sa Tagalog yun? Sinahirapan ako Tagalog eh. Ano yung too good to be true? Mahirap paniwalaan? Tama ba? Tama ba yun? Okay. Mahirap paniwalaan to kaibigan, pero paniwalaan mo ito. Ako yung pinakawalang kwentang estudyante. Bakit? Simula grade 1 hanggang first year high school, wala akong kilalang classmate. Kasi gusto kong reunion, kasi gusto kong magyabang. Kasi bakit? Magyabang na hindi mayabang ha. Yung gusto kong ipakita sa kanila na eto na ako ngayon. Yung tiga squatter, today I drive my Montero Sports. Tama? And then yung tiga squatter na, alam mo yun, yung kami yung, ano eh, yung sa ropor, kami yung nandun sa dulo, malapit sa basurahan. Tama? Kasi minsan, gusto kong magkonting magyabang na gusto kong mag-reunion kahit man lang sala elementary para gusto kong malaman yung mga valedictorian, kamusta na sila? Kasi minsan, sa totoo lang po, eto alam nyo na kung may reunion kayo kasi ako wala eh. Pwede nyo ako isama dyan. Maniwala ka, kaibigan, nag-iisip ako ano bang pangalan ng classmate ko. Gusto kong i-Facebook yung classmate ko sino, hindi ko nga alam.
Sabi ko, meron akong naalala isa, si Romel Lauron. Kasi yung tumuro sa akin, nagturo sa akin sa music, sabi ng teacher namin, on the spot, kakanta kayo. So tinuruan niya ako, Romel Lauron, sa naalala ko, kaya lang nabalitaan ko, patay na. Nasagasaan doon ang tricycle. Sabi ko, ikaw na nga lang yung daan para makilala nila ako. Patay pa. Totoo lang, mga kaibigan, too good to be true. Mahirap paniwalaan. Pero wala akong kakilalang classmate. Kasi ang malungkot po, minsan, kung sino yung valedictorian, sila yung naghihikaos. Kung sino yung mga bugoy-bugoy sa classmate pagdating sa reunion ng gara ng kotse. Tama? Tapos, mag-uusap-usap yung mga classmate, tulungan natin yan, ang talino natin yan eh. Tama? Minsan gusto ko magpasikat ng gano'n na sabi ko, paano na lang to? Eh, actually mga kaibigan, nag-first year high school ako sa Cebu, sa UB. Meron bang Bisaya dito, Cebuano? Yun, yung UB, University of Bigaon. Yun, walang dito. Okay? Eto ngayon, mga kaibigan. So, pagpunta ko dun sa school, kasi kukuha sana ako ng ano, listahan. Listahan ng mga ano, ng mga estudyante o nung year. Eh, inisip sa akin, anong year? Say ko, teka, ano bang year yun? Hindi ko rin alam, kaya wala akong kwentang estudyante, mga kaibigan. Kaya lang ito, eto lang po. Kaya hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos, hindi ko masisi ang tatay ko. By the way, tatay ko po ay patay na, kaya ako chinichismis sa inyo. Okay? Sa mga tatay na nandyan, Happy Father's Day. Okay? Ayan, tatay din po ako. Okay, now, eto nangyari mga kaibigan. Pagpunta ko dun sa school, tinanong ko kung saan, wala akong makita. Sabi ko nga kanina, hindi ko masisi ang tatay ko, bakit hindi kami nakapag-aral, kasi marami kami magkakapatid. 30 po kami magkakapatid. Yan, 3-0 po. 3-0. Grabe, no? Nagtanong sa akin yung kaibigan ko, pare, Muslim ba yung tatay mo? Sabi ko, hindi. Siguro gwapo yan, ano? Malamang. Kaya lang, ang malungkot, eto. Squatter na nga kami nakatira, mga kaibigan. By the way, ha? 30 kami magkakapatid, pero relax ka lang, my mother is not a pig. 5 ang asawa ng tatay ko. Kaya umabot. Sabi ko, grabe. Squatter na nga, oh, yan. Ganito po. Ganito. Yan. Ganito po. Yan. Okay. Ha? Pangit? Dali. Magkano ka ba? Joke lang. Anyway, so ito po nangyari mga kaibigan. So sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Walang pakialam ang father ko sa amin. Yung bang tipong wala siyang pakialam kung anong pangarap mo, kung magtatapos ka ba o hindi. Pero kahapon po, nung tinawag po kami sa church at pinatayo ng mga tatay para ipag-pray, bigla po ako naiyak at naalala ko yung tatay ko. Namiss ko siya. Kahit na hindi kami close ng tatay ko, sabi ko, sana kung buhay siya, malamang enjoy siya ngayon. Mahilig siya sa boxing, malamang nanood kami ng mga laban ni Pacquiao. Kaya nga kung ikaw, may tatay ko, ba't parang madrama ngayon? Kaya kung ikaw, may tatay ka, buhay pa, kung may kasalanan siya sa'yo, patawarin mo na. Okay? So ngayon, ito ngayon nangyari mga kaibigan. So hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ito hihingin ko sa'yo ngayon, ng payo, sa first timer. First year high school ako, squatter kami nakatira, meron akong 4 na anak. At lahat ng anak ko po, college. Meron po akong CEU, UE, at saka 2 Fatima. Ang isang anak ko pong panganay, magdudoktor pa. Ngayon, kung walang ganitong klaseng business, saan ako pwede magtrabaho? Kaibigan, para makapagpaaral ng college na anak. Bakit ako humihingi ng payo sa inyo? Bakit po? Kasi po, seryoso ako na gawin tong business na ito and I will do this business for the rest of my life. Boom! English yun. Bakit ko gusto tong gawin? Kasi malay mo po, isang araw may makausap ako na first year high school din pero takot pumasok sa isang business na networking. Yung ipapayo mo sa akin, yun ang ipapayo ko sa inya, sa kanya. O ngayon, first timer. Saan pwede magtrabaho ang isang first year high school para makapagpaaral ng college sa anak? Bigyan niyo ako ng suggestion. Saan? Walang ang sante eh. Walang sante, walang networking. Sa Iraq. Oh, ito lang. Sa Iraq, ang tanong. Hindi pa tatanungin sa Iraq kung high school graduate ka? Saan? Bulusan. Ano gagawin natin to? Ngayon, sige. Punta tayo sa Bulusan. Makakapagpaaral ba ng college sana pag magtrabaho ako doon? Yun totoo, di ba? Saan pwede magtrabaho? Pwede ba ako maging janitor sa Jollibee? Hindi pwede. Bakit? Hahanapan ng high school diploma. Tama ko ba?
At never pa po akong nagpagawa ng diploma sa University of Recto. Hindi ko ginawa yan kasi ang prinsipyo ko sa buhay, pag tama ang ginagawa mo, the money will follow. Pag mali sa umpisa, huwag kang umasa na tama sa dulo. Tama. Tama? Mga kaibigan? Correct o tama? Tama. Tama, di ba? Okay. So mga kaibigan, never ako nagpagawa ng diploma sa Recto. Ngayon, kung hindi ako pwede sa Jollibee bilang janitor, pwede ba ako sa bangko bilang manager? Lalong hindi. Alam niyo, isa lang dapat pwede kong gawin. Mag-artista. Sabi ng isa, guwapo ka ba? Medyo lang. Bakit? Guwapo lang ba artista? Tama? Pwede rin naman yung medyo guwapo. So mga kaibigan, that's why nagpapasalamat po ako sa business na ito mga kaibigan, sa Sante, dahil yung apat kong anak, bukod sa nakakapag-aral po sila mga kaibigan, na-enjoy namin yung buhay. And today, I drive my Montero Sports. Today, I ride my Ducati kung mahilig ka sa motor. Today, I receive 6-digit income every month. Walang boss. Walang amo mga kaibigan, more than 100,000 per month. At hindi lang mo yun. Because of this, mga kaibigan, wait, there's more. 16 countries na po, mga kaibigan, na puntahan namin mag-asawa. Including 8 countries sa Europe. Ngayon, iharap mo ngayon ako, mga kaibigan, sa engineer. Sorry ha, hindi ikaw pinatatamaan ko, yung katabi mo. Iharap mo ko ngayon, mga kaibigan, sa graduate sa Ateneo. Iharap mo ko, mga kaibigan, sa graduate ng Lasal. Pagdating po sa resulta. Sa totoo lang, ako po ay tatay, may anak po ako, mga anak ko pinag-aaral ko siya. Ngayon, tatay ka, nanay ka, bakit mo pinag-aaral yung mga anak mo? Bakit? Di ba para bigyan ng magandang buhay? Ngayon, ano bang magandang buhay? Di ba magandang buhay, may maayos na bahay? May maayos na sasakyan? May perang nagagamit sa sarili, sa pamilya at pangtulong sa iba? Tama? Meron akong kausap mga kaibigan, valedictorian. Dito ako magtatapos. Valedictorian kausap ko. Sinabi sa akin ng downline ko, sabi niya, "Sir, meron tayong kasama dyan, valedictorian." Sabi niya, "Ano ba ang pinakamataas, valedictorian o summa?" I'm sorry. Magna o summa? Summa. Summa. So magna yun, hindi siya valedictorian. Magna cum laude siya. So ngayon, tinimbrihan na ako na meron daw magna cum laude. So sabi ko sa kausap ko, sabi ko, actually sa Mindanao ito eh. Sabi ko, "Ma'am, balita ko, summa ka." Summa cum laude. Sabi niya, hindi, magna lang. Gumanon siya, tinasan ko na. Tama? Kasi pag sinabi kong magna siya, tapos hindi, summa ako. Tama, di ba? So yung ginawa ko, nilagay ko sa taas. Sabi ko, "Ma'am, balita ako, summa ka." Sabi niya, hindi, magna lang, sir. Sabi ko, "Ma'am, okay lang ba? Pwede bang magtanong kung magkano ang income or sweldo ng isang magna cum laude?" So sabi niya sa akin, sabi niya, ang income daw niya per month is 20,000. Per month. 20K, probinsya. So sabi ko, ba 20,000? So, i-divide natin ngayon yan sa 30. And then, i-divide natin ngayon yan sa 8 hours. So lumalabas, 20 divide 30, it's 800 pesos. I-divide sa 8 hours per day, it's 100 pesos per hour. Tama? Ngayon, sabi ko, "Ma'am, ang kaharap nyo ngayon ay first year high school. Sa squatter nakatira nung araw. Today, I receive 200,000 per month." I-divide natin sa 30, sabi ko sa kanya, i-divide natin sa 8. This is 8,000 pesos and 800 pesos per hour. Bakit mas mahal ang bayad sa first year high school kaysa sa magna? Sinong engineer at genius ang pwedeng sumagot niyan? Bakit mas mahal ang bayad sa first year high school, bakit mas maliit sa magna cum laude? Sino? Hindi ng networking yan! According to Jim Rohn, narinig mo na si Jim Rohn? Hindi pa. Jim Rohn. Narinig mo na? Ulit. Jim Rohn. Narinig na. Okay. Joke lang, sister. Okay. So actually, according to Jim Rohn, mga kaibigan, sabi ko kasi sa magna cum laude, "Ma'am, ito ang sagot. Kasi mataas ang market value ko." Kasi ang market, ang core value mo, ma'am, sorry ma'am, total magkaibigan tayo, I love you, I respect you, ang core values mo, hindi mo alam. Ang core values ko, aalamin ko. Ang core values mo, hindi mo kaya. Ang core values ko, kakayanin ko. Ang core values mo, magna ako, hindi ko yan linya. Ang networking. Ang core values ko, lilinyahan ko, and I will do whatever it takes. Yeah. Tama?
O ngayon, sabi ko sa kanya, eto, sabi ko sa kanya, ma'am, alam niyo ba ma'am, ang magna cum laude, minsan, at kadalasan, gutom. Sabi niya, Jun, anong ibig sabihin ng gutom? Sabi niya, oh ma'am, tignan niyo to ha. Kasi po, kaya ko konti lang pala ang nagiging successful sa industriya ng network marketing ng mga professional. And by the way, dati ang tawag ko sa mga nakagraduate professional. Ngayon, ang tawag ko na lang sa inyo, titulado. Bakit? Kasi na-realize ko, sabi ko, napaka-unfair, kaming hindi nakatapos, hindi professional. Silang nakatapos, professional. And most of the time, mas professional pa kami magsalita, kumilos, mag-isip, kaysa sa kanila. Tinanong ko ang doktor na kaibigan ko, Sir, narinig niyo na ba si John Maxwell? Hindi pa. Sabi ko, narinig niyo na ba si Robert Kiyosaki? Hindi pa. Narinig niyo na ba si Jim Rohn? Hindi pa. Narinig mo na ba si Zig Ziglar? Hindi pa. Sabi ko, how come? Isa kang professional, yung taong mga successful na pinaniniwalaan ng pinakamayamang tao sa buong mundo, kilala, hindi mo siya kilala. Ako kilala ko siya. Ninong ko pa yung iba. Joke. Ano yung ibig ko sabihin mga kaibigan? So sabi ko sa kanya, ma'am, simple lang. According to Jim Rohn, increase your market value through personal development. English na naman yun. Tama? So ibig sabihin, minsan ma'am, ang magna cum laude gutom. Bakit? O tingnan nyo ito example. Kunyari, dalawa tayo mag-a-apply sa isang trabaho at naiwan na posisyon, janitorial na lang. Magna cum laude ka, tatanggapin mo? Hindi. Hindi, magna ko eh. Si first year high school, tatanggapin? Yes. Tatanggapin. Itong maganda. Si first year high school, may pagkain. Si magna, gutom. Correct? O ngayon, eto ngayon, mga kaibigan. Sabi niya, ay hindi sir, tanggalin ang pride. Kasi minsan mga kaibigan, yun ang tumahad lang sa atin, bakit di mo ito gagawin eh. Yung pride eh. Eto lang po, pag uwi niyo sa bahay, yung pride na yan nasa iyo, ipanlaba mo o kaya ipamprito mo. Kasi hindi naman makakapagpaaral ang anak eh. Tama po. So eto ngayon mga kaibigan, sabi niya, hindi sir, tanggalin ang pride. Tanggapin ang janitorial. O sige, sampulan natin. Nag-submit ka ng resume. Pag-submit ng resume, sabi ng HR, nako, janitorial, applyan mo, magna ka. Hindi pwede. Sige na po, ay hindi, kakaya, hindi pwede. Tama? Sabi ni first year, ako po, pwede? So ikaw pwede? O yan, sinong kakain? Si first year. Sinong gutom? Magna. Tama po ba? Kaibigan, kung matalino ka talaga, ang diploma mo, isabit mo sa pader. Huwag sa ulo. Tama? Kasi minsan, gutom yan. Kaya ako mga kaibigan, never na never akong nagtanong sa mga anak ko simula grade 1 hanggang high school, hanggang college, kung anong grade nila. Kasi isa lang ang alam ko, sa elementary at high school, 75 lang ang requirements. Ano mang gagawin sa sobra? Kung nag-76 ka, ano ngayon? Nag-80 ka, ano ngayon? O, itong tanungin ko ngayon, kaibigan, anong gusto niyong anak? Magna o first year high school? Again, ang mga anak ko pinag-aaral ko. Okay? Pinag-aaral ko sila. Kaya lang, eto lang. Kung gusto mo ng magandang buhay, change your mindset. Bakit? Lahat ng taong nakausap ko, simula sa may hirap, hanggang middle, hanggang mayaman, gusto ng progress. Tama? But eto lang po. Progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. Grabe! Panyo! Grabe mga kaibigan! Sa totoo lang po, that's why I love this business and I will do this business for the rest of my life. Kasi pagkaibigan, hindi ka namin invite dito, sa totoo lang, para pagkapirahan. Hindi ka tinanong kung may pera ka. Sorry ah, I love you, I respect you, magkaibigan tayo mga kaibigan. Pero ako, sa totoo lang, hindi ka namin kailangan, kami ang kailangan mo. Yes. Tama po, kung okay ka na sa buhay mo, okay lang, magkaibigan tayo. Gumamit ka ng barley, para healthy ka. Tama? Kasi baka magkasakit ka, walang kwenta pera. At ito lang, pakiusap ko sa inyo ngayon. Kung gagamit ka naman, first timer, sabi mo, ay magbabarley na lang ako. Oo, pero 6 sachets a day. Bakit? Para naman may points yung nag-invite sa'yo. Diba? Hirap-hirap ka invite tapos points lang di mo maibigay. Tama? Kaibigan, kami isa sa tutulong sa inyo. Ito lang po, sa mga first-timer. Sa mga first-timer, pag nagustuhan to, mas marami tayong member, tama?
Kasi mga first-timer lang natin siguro mga 100. Yung members natin nasa labas pa, mga 300. Okay, lamang tayo ng 200. Ito lang. Pag first-timer na gustuhan mo ito, ang promise namin sa'yo, pagtutulungan natin to. Pero pag hindi mo naman ito nagustuhan, humanda ka, pagtutulungan ka namin. Kahingan, ako po isang living testimony. Sa panahon ngayon, kung first-timer ka, nagtatrabaho ka, bawal ang walang extra income. Gusto, okay lang ba isang kwento about extra income? Okay lang ba yan? Kasi mga kaibigan, may nagtanong sa akin eh, sa June paano yan, may asawa, babae nagtanong. Sabi, asawa ko, ang asawa ko nagtatrabaho, nasa bahay lang ako. Pwede ko bang gawin yan? Sabi ko, lalo na at matutulungan mo yung asawa mo, may extra income ka. Sabi ko, sige, ginawa niya. Ito naging resulta, mga kaibigan. Nung pumasok na yung lalaki sa trabaho, nung pumasok na siya, meron siyang katabay sa kasamahan na co-worker niya na lunchtime na. Sabi nung ano, nung kasamahan niya, bumukas ng baon. Sabi niya, pare, anong ulam mo? Sabi niya, eto pare, healthy. Itlog na maalat at kamatis. Sabi, sarap niya na. Ikaw, anong ulam mo? Eto pare, chicken adobo. At saka, meron pang potato, ano, chips. Sabi niya, ba, okay ah. At Tuesday, nakita sila ulit. Sabi na naman sila kumain. Sabi, pare, anong ulam mo? Eto pare, healthy. Itlog na maalat at saka kamatis. Sabi niya ganun. Sabi niya, ikaw, anong ulam mo? Ah, eto, syempre, pinakbet, prito, tsaka ano, meron pang saging. Pa, okay ka. Wednesday, lunch na naman. Pare, anong ulam mo? Eto, healthy. Itlog na mahalat, tsaka kamatis. Tama? Ikaw, anong ulam mo? Eto, sinigang. Sabi niya, alam mo mga kaibigan, to cut the long story short, yung lalaking isa pa iba-iba ng ulam. May dessert pa. Pagdating ng Sabado, sabi niya, pare, buti ka pa, paiba-iba ka ng ulam. Sabi niya, kasi yung asawa ko kasi, nag-extra income sa Sunday. Tama? Kaya iba-ibang ulam namin. Sabi ikaw, pare, sabi niya, bakit laging ganyan nahanda ng asawa mo? Alam mo, sabi nung lalaki, kinuha niya itlog yung maalat at kamatis, hinagis niya, sabi niya, nakakainis. Bakit? Binata ako. Ibig sabihin, siya naghahanda nun. Kasi nga, wala siyang extra income. Tama? Kaibigan, kung gusto mo mag-enjoy sa buhay, mga kaibigan, dapat may extra income ka. Okay ba yan? So, magandang umaga po. Mic check. Back pa natin, Mr. Joe Francisco. Grabe yun. Alam niyo na, huwag kayong magbabaon bukas noon, ha? From one EMC to another, di ko na po patatagalin. The top distributor from North Luzon, let's all welcome Mr. Joel Muñoz. Yes. Good morning. Welcome po sa lahat, lalo sa mga first time. Tawa ko ng tawa sa likod. Ayan po yung mga ano, yan yung mga istorya ng mga success story dito sa Sante. Dapat pala hindi ako nag-coach para paniwalaan din ako na ako ay high school. Ano yun siya? First year high school? Yes. Oh. Graduate. First year high school graduate. So, mas lamang ako sa'yo. Yeah. Kasi ako, summa cum laude ng high school. Yeah. Talaga story dito eh. Summa cum laude kasi apat na beses po ako ng second year. Ganun talaga. Oh, kasi at 8:15 po, nakakalong ko. Pero tapos naman na, no? 8:15 kasi ang istorya ko, nag-res po ako eh. Nag-rebelde sa magulang. Panganay sa 12 magkakapatid. So, konti lang, ano? Yung misis ko naman, panganay sa 11. Oh, di mats kami, di ba? 8:15, I learned a lot doon sa experience ko. Marami pa akong hindi naintindihan noon na naintindihan ko ngayon. Pangit yung simula, pero kapag piniling ayusin, pwedeng ayusin. Yes. Pangit yung simula nung 8:15, nag-less po ako, 4 years akong laman ng lansangan, natutulog sa bangketa, natutulog sa terminal ng bus. Ang pinakamasaklap noon, dahil siyempre walang uwian, ang naging mga kahalubilo ko, mga top, mga street boys. Ang hanggang sa nakarating po ako na Maribeles, sa Maribeles, Bataan. Ano pa noon eh? Bataan Export Processing Zone. Pero iba na pala pangalan ngayon.
doon po ako matagal, namumulot po kami ng basura, yung plastic at saka karton. Ayun. Tapos nakikipaghabulan kami sa mga pulis kasi hindi kami ulihin. Ang kukunin yung karton namin. Tsaka yung plastic. Mga ano rin eh, no? Marunong din. Pero mas marunong kami kasi malayo pala makikita namin. Pag andyan na sila, ano kami, para kami mga sundalo eh, ready yung mga imbornal, alam mo yun? Pag ano, sa pinakamalapit na imbornal, baba kami, lusot kami sa imbornal. Kasi pag lusot namin sa kabila, ano yun eh, ito yung pabrika, pader, pag lumusot ka sa imbornal, ano sa kabilang, ano ka na, nasa kabilang kasada ka na, banda-banda ron, andun na yung bentahan ng mga, yung junk shop. Andun na, bentahan na. O pag nabenta namin, pag lusot kami ulit doon, mababait po yung mga security guard kasi ang inahanap namin, hindi naman talaga karton tsaka plastic. Makachair po lang kami ng mga sinulid na buho. Makaisa lang o kaya dalawa, buhay na buhay na kami nun. Pero anyway, yun po yung malungkot na parte. So, hanggang during that time, natuntun ako ng parents ko. Kaya, after 4 years po, napaglalagalag, nabalik ako ng probinsya. At doon ko po naintindihan na kailangan din pala makatapos sa pag-aaral. Ano, Jun? Oo, kailangan din. No? Kasi, preparation po ang pag-aaral. Kaya lang, ang kaso sa akin eh dala ko yung sama ng loob ganun. Pag umuwi mahirap, hindi ko alam kung anong sitwasyon. Eh nanay ko ang sumundo, okay na yon. Kaya pag uwi dito dadaan yung tatay ko, dito ako. Ganun. Ganun. Umabot ng 2 taon na hindi ko kami nasasalubong ng daan kasi malaki na rin ako. Parang baka lumaban ako. Ano ko yung gusto kong sabihin? Nasasaktan ako, binata na, nag-less naman ako. Pero after 4 years na nabuhay ako sa dilim, baka lumaban na ako. Ayun yung ano. Kaya ang sinabi na ng nanay ko, mag-iwasan kami. So madali certa po, nakagraduate ako ng high school. Yun nga po, summa cum laude din ng high school. Kasi 4 years ako ng second year. Kaya ang sinasabi ko, ako po ay summa cum laude. Intindihin nyo na lang. Opo. Kaya pagka tinanong po ako ng mga kabats ko, siya kasi hindi na kilala yung mga kaklase niya, kabatsmate, ako kilala ko. Kaya lang pag tinanong ako, anong batch ka ba? Sabi ko sa kanya, depende, ikaw anong batch mo. kasi ilan sila? Ang dami nila! Kaya marami akong prospect eh, kasi ang dami akong kabats. Iyon yung naging advantage ko ngayon. Ano, tapos, ayun po, nung nakagraduate ng high school, gusto pa sana makapag-aral ng dire-diretso. Ito naging story ng buhay ko, nakapag-asawa ng hindi handa. Ayan, nung pag may asawa na po, ayan na, talagang totoong buhay na. So, ang alam ko lang po ay mag-drive ng tricycle, dahil yun ang pinantustos ko. Kaso hindi ako makapasok sa mga pabrika kahit marunong ako mag-drive ng 4 wheels. Dahil ang requirement nung araw, second year college at least. So, talagang ayun ang pinakamalaking frustration ko. Hindi ako ma-employ. Sabi ko, kaya ko naman mag-drive. Hanggang sa pumunta na po kami sa kung saan saan ang buhay, sa palengke ang pinakahuli. Nagtinda ako ng bagong, alamang, asin, nagkargador po ako. Nag-drive ako ng tricycle. Tapos yun, janitor, napunta. Nag-janitor po ako ng 3 years. Ano lang yun, parang binak-up lang ako. Hanggang lumalaki na po yung panganay ko. Yung panganay ko, tinuruan ko yun na ang tawag sa akin, daddy. Yun. Kasi naniniwala po ako na balang araw aasenso ko kung paano, kung saan, kung kailan, hindi ko alam. Pero naniniwala ako, random ko yun, kaya daddy. Kaso magpa 4 years old na, makulit, madaldal, doon ako nininervous ba? Parang naliliit ako sa sarili ko. Kasi baka tanungin niya ako, daddy, bakit daddy rin ang tawag nila? Bakit sila may kotse, tayo wala? Yun yung mga tanong na hindi ko mapaghanda ako ano yung sasagot. Kaya nangyari po, nakatira kami sa pinan namin noon. Nagpaalam ako na kung pwedeng hanapin namin yung buhay namin mag-asawa. Pumunta kami dito ng Manila. Tapos merong nagmagandang loob sa amin na kaibigan nung kapatid na misis ko. Sila yung supplier ng boneless bangus. So pinagkatiwalaan kami na padadalhan. Bibenta ko, tapos dito po. Ano yung bayad ko ha? Bayad ko ha? Yan po ang naging hanap buhay ko. Bago po ako napunta dito, ako po ay fish vendor. So nagtitinda ako ng bonus bangus, naglalako ako bahay-bahay. Yung kahabaan ng Espanya, area ko yan. Bikutan, dyan sa Cubao, dyan sa Chicago, New York, Massachusetts. Yeah, I've been there in New York for how many years? Yeah. Yes, New York, Cubao. Ang galing yun. Yan, dyan.
So, hanggang sa nakita ko po ito, ito, hindi ko pwede masabi aksidente, may purpose. Bibili lang ako ng bumbilya dyan sa Ortigas, sa Galeria. Napadaan ako sa gilid, maraming taong naglalabasan. Ano yun? Ang laking lansangan, laging musyosero. Pasok ako, umupo ako, eh, nakarinig ako ng ganitong presentation, ang ganda po. Tinapos ko yung presentation, ang galing. Wala akong naintindihan. Wala. Yan ang masaklap doon. Kasi pinag-usapan yung computer, yung paano mag-encode. Basta pinilit kong intindihin, wala akong naintindihan. Ang natanda ko lang yung huli. Nasabi sa ganitong pecha, bumalik kayo kasi pag-uusapan anong yung produkto, yung opportunity, at pwedeng makaahon sa kahirapan. Tsung! Yun po yung mga magic words sa akin dahil sa isang pagod na sa hirap. Huwag mo akong bibiruin ng ganyan kasi kahit ano yung susunggabang ko. So, bumalik po ako noon, umatin ako, to cut the long story short, doon na nagulo ang buhay ko. Nung ako'y umupo, mula simula hanggang matapos, naantig ako doon sa presentation, tapos yung nagsalita po, eh parang pareho yung kwento namin, naglayas din siya. Kaya lang, sa mga kaibigan nagpunta, ako talagang totally darkness. Pero, kinukwento niya yung buhay niya. Naayos, pumasenso, yumaman. Sabi ko, kung nangyari sa kanya, pwede mangyari sa akin. Yun po yung ano. Tapos, kaya lang, maputi siya eh. Maputi na medyo chinito. Doon ang malaking question mark. Hindi naman ako chinito, pero maputi rin. Oo, kaya lang, sabi ko, okay na rito, basta may maputi. Okay. So yun, na mga kaibigan, balik ako ng balik. Nagkikinda ako ng bonus mangos doon, tapos madaling araw hanggang alas 10 ng tanghali. Maubos ma hindi, hindi na kaya kasi mainit ng balik. Hanggang atin po ako ng atin, nag-decide ako na mag-join. 2004 po yun, yung kauna-unahang company. 2004, 2006, alam niyo kung saan ako kumuha na pinang-join? Nakakayang sabihin, yung pinagtindahan ko ng bonus mangos, hindi ko nirimit. Oh, kasi kung hindi ko gagawin yun, wala talaga akong pupwedeng gawin. Nag-usap na lang kami mag-asawa, yung mga napautang ko, unti-unti ko sisingilin, unti-unti rin babayad. Pero ito na yung pangsimula ko. Kaya nabayaran naman yon. 2004 to 2006, ginawa ko po itong negosyo to. Ang ganda na nangyari. Hindi ako kumita. Nanahanaw ko doon sa mga kwentong ganun. 2 years, oh, tinodo ko yung sipag ko, yung gigil ko. Aaminin ko sa inyo kung bakit. Magaling yung nag-mentor sa akin. Ang galing niya. Sabi niya, Joel, mahirap umakyat sa Mount Everest ng pangarap pag marami kang bitbit na dala. Marami kang dalang bitbit. Marami kang bagahe. Tanggalin mo. Bitawan mo. Ang tinutukoy po niya ay yung sama ng loob ko sa tatay ko na hindi ko matanggal-tanggal. Kaya nakikita po niya, pag nakipag-usap ako sa tao, parang ang bigat-bigat kong makipag-usap. Pag medyo hindi na maganda yung sagot eh, inaaway ko na, ano, mag-jajan ka? Parang ano eh, parang ang bigat, parang ako yung may kailangan, ako yung nang-aaway. Nakikita niya, na oh, eh, hindi ko naman di man ako aware doon, basta nakikita niya. Tapos yun, nung ka-atin ko na ka-atin ng mga training, doon ko naintindihan, self-image ko pala yun. Ang isang taong lumaki sa puot, parang prutas, kung pagpiga mo, kung ano yung lalabas ng katas, yun yung laman sa loob. Kaya pala ganun yung pakikitungo sa tao, kasi puno ng puot. Sabi niya, mahirap ka umakyat sa Mount Everest ng pangarap kung ganyan, Joel. Itaw mo yung bagahe. Oo, tapos pabaga-bagahe dyan, gusto ko yung mamang bagahe. Parang, hindi ko maintindihan. Pumasok ako sa negosyo, gusto kong umasenso, tapos ngayon, kung ano mga sinasabi. Diba? Tapos, eto na, kumbaga, bottom line, kailangan magpatawad ako. Yun ang hindi ko kayang gawin. Kasi sabi ko, hirap. Nasira ang buhay ko. Muntik-muntika na akong mapatay, muntik-muntika na akong masalvage kung saan-saan ako nakarating, tapos ganun lang. Kaya lang sabi niya, mahirap ang umakyat sa Mount Everest ng pangarap. Mga kaibigan, alam niyo habang lumilipas, mas matimbang sa akin yung maging successful kaysa yung sama na loob ko. Nahihirapan ako sa dala kong sama na loob, pero lalo man ako nahihirapan na mahirap ako. Ang hirap kaya na maging mahirap.
Ang hirap intindihin nun. Yung hirap? Naku, ang hirap. Kanihin talaga. Sabi ko, grabe. Hanggang dito ako na-strike. Sabi niya, Joel, tingnan mo ito ha. Ang sarap ng tulog ng tatay mo, ikaw hindi ka makatulog na maayos. Sinong talo? Sabi niya, Joel, when you forgive a person, you do a favor for yourself, not to that person. Sa pagpapatawa, Joel, ang binibigyan mo ng pabor, sarili mo, hindi siya. Tapos, nung pinaliwanag na niyo, sabi ko, grabe, para akong nanlamig, ha? Tapos doon ako magulgol, sabi ko, ako pala ang nagpahirap ng sarili ko. Ako pala. Ang tagal ko bago natutunan yon. Tapos hanggang sa nag-decide ako, October 16, 2006. Can you imagine, 2004 ako nagsimula? October 6, after 2 years, mga kaibigan, ang una ko natutunan dito, paano magpatawad? Baliktad. Hindi paano kumita. Itong iwaga sa buhay ko eh. Una ko natutunan paano magpatawad na hindi ko natutunan sa labas. Kahit nga sa church, hindi ko natutunan eh. Dito, natutunan ko. Kasi may hirap daw umakyat sa pangarap pagka may bitbit. Eh, kailangan kong gawin yung requirement. October 16, 2006, hindi alam ng tatay ko, pinatawad ko siya. Talagang nirelease ko. Tapos hindi ako naka-get over kagad ng mga 2 weeks na hindi ako makamove on. Nag-inom ako ng Red Hole sa lahat. Tapos sabi mo, iniyak ko ng gusto, hinagulgul ko talaga. Ang gusto kong mailabas, clearing ba? Clearing. Maklear. After 2 weeks, ang ganda. Pag nakikipag-usap ako, napapansin ko, nakakatingin na ako ng diretso sa mata. Tapos pag kami kausap ako, nararamdaman ko yung sinasabi niya, saan siya nanggagaling. Sabi ko, ganito pala yung wala ka ng ano, parang wala ka ng bit-bit. Tapos October 16 yun, 2006. October 16, 2007. Di ba 1 year yun? October 17, kinabukasan, di 1 year and 1 day. Tama ba? Yung October 18, yun ang di ko malimutan. After 1 year and 1 day, tendero ng isda, high school graduate, dating palaboy, bumili ng Pajero 4x4. Doon ko naintindihan, oo nga. Kaya alam niyo yung mga mentor, meron silang nakikita sa atin eh. Ngayon ko naintindihan, lahat ng success story, talagang may mentor sa likod. Then, one good idea, if you want to really become successful in this business, find a mentor who will really guide you at may malasakit sa buhay mo in this business. Grabe po. And I would like to give respect and gratitude to Sir Chinkitan, kung kilala nyo. Siya po yung direct na nag-mentor sa akin, bumasag ng pangit kong pagkatao. And I learned how to forgive. 2 years. October 16, 2006, 2007. Then 2008, dire-diretso na po. 2009, pumunta ako ng Pangasinan. Dinala ko yung business doon. Tapos may opportunity na mag-brands. Binenta ko yung Pajero. Ako na po nag-brands. Bili ako ng motor. Nag-motor lang ako. Eh, dati na akong matyaga. Kaya sabi ko, okay lang, kaya ko kahit walang Pajero. So, naging brands ako, 2009. 2010, ang ganda na nangyari, naglabas ang company ng car incentive. So, 2010, pinagbutihan po namin mag-asawa. At 2010 po, ako po yung kauna-unahang nakakuha ng libreng brand new Montero. 2011, dire-diretso, 2012, pumapasok ang income, tapos sunod-sunod ang mga travels. Mula na magsimula pa ako sa company ito hanggang ngayon, wala po akong napalampas na travel. Nag-travel na po ako sa more than 30 countries, nasa 34 countries na po. Twice sa Europe, New Zealand, kabalik-balik. 2010, 11, 12, 13, and 14. 5 consecutive years po na tinatamaan ko yung car incentive. Kaya lang, dahil hindi man marunong mag-drive yung misis ko, yung una, Montero, pangalawa, product, pinakonvert ko pangatlo, brand new Starex, pang-apat, bahay, pang-lima, mga gadgets. And sipag, gigil, for 4 consecutive years, with all humility, ako po ang naging top 1 earner ng Sante. Ano po yung lesson dito? Kaya ko po kinukwento yun, huwag nyo lang titingnan na ako top 1. Grabe si Sir.
laki na nakinita, millions na. Tingnan nyo rin yung dinaanan ko. Tingnan nyo rin yung behind the story, yung in the making. Di ba? Sinong gusto maging top one earner? Pakitaas ng kamay. Sinong gusto matulog sa lansangan? Oo. Di ba? Ito po yung naging buhay ko, unique na buhay. Pero ang opportunity ng masenso ay bukas sa ating lahat. Ang sinasabi ko lang ito, mga kaibigan, tatlong lesson ang natutunan ko sa buhay ko. Number one, hindi pala pinag-usapan ngayon kung nakapag-aral ka o hindi para makawala siya. Tingnan niyo si June. Tingnan niyo yung nangyari sa akin. At sa marami. So, hindi pinag-usapan kung nakapag-aral o hindi. Diba? Pero, with due respect, I value education. Education is still a necessity in life. But, it's not always a guarantee for success. Puprove ko yan. Daang-daang libong registered nurse, walang trabaho. O, nasaan ang guarantee ng education? Ang guarantee po ng success ay kung gagamitin natin yung isang bagay na lahat tayo ay meron. Ano yun? Common sense. Inakyat ng tao ang buwan, common sense ang ginamit. Lahat po ng breakthrough, common sense. Ang good news, lahat tayo meron nun. And the most uncommon with this common thing is hindi natin nagagamit yung common sense. That's the most uncommon for common people. Meron tayo lahat, pero ba't hindi natin nagagamit? Kasi hindi tayo naturuan. So yung natutunan ko, hindi na pinag-usapan kung nakapag-aral ka o hindi. Kaya kaibigan, kung ikaw ay high school graduation, diba? Huwag mo na gagawing issue yan sa buhay mo kung gusto mo maging successful dito. Huwag mo gagawing issue. Kasi hindi talaga yan issue. Kasi kung talagang ang hindi nakapag-aral ay walang karapatang masenso, ba't nangyari sa amin to? Ano to? Himala? Hindi po. Dahil hindi totoo na ang titulo, gagamitin ko na, ang titulo ay sukatan. No, hindi yan totoo. Pero ako, ang mga anak ko, pinag-aaral ko sa mataas na paaralan. Sa mahal na paaralan. Bakit? Kasi nga, I value education. Pero hindi ko sinasandal yung kinabukasan nila sa education. Kasi ang i-activate ko sa kanila yung kanilang common sense. Nasusundan? Yes. Pangalawang lesson, ngayon ko naintindihan. Sabi ni Chinky, Joel, tanda mo to ha, hindi ka mahirap. Sir, wala naman ganyan, sir. Nainsulto ako pag sinasabing gano'n. Parang willing ako magsika, pero huwag mo sabihin hindi ako mahirap. Hindi. Talagang ginaganon ako, tinitwist ako ni Sir Chinky. Yan na nga ang problema, Joel. Pakinggan mo muna, hindi ka mahirap. Yung sitwasyon mo lang mahirap, hindi ikaw. Sabi ko, sige, samahan niyo pala pakinggan mo. Kasi Joel, tinan mo ha. Ano yan? Sabi niya, hindi ka mahirap, yung sitwasyon mo lang. Pinanganak ka, mahirap ang sitwasyon ng magulang mo. Lumaki ka, ramdam mo yung mahirap na sitwasyon ng pamilya mo. Naglayas ka, puro hirap dinahanan mo. Ngayon may isip ka na, mamimili ka kung itutuloy mo pa yung hirap na yan. Sitwasyon mo lang yan, Joel, hindi ikaw yan. Ang problema, sabi niya, kaya maraming mahirap sa Pilipinas, alam mo kung bakit? Yung sitwasyon at saka yung siya, pinag-isa. Ginawang isa? Hindi, magkahiwala yan. Iba ikaw, iba yung sitwasyon mo. Tingnan mo ha, yung sitwasyon mo pwede magbago bukas makalawa. Tama mali? Tama. Kaya lang ikaw hindi ka na pwedeng baguhin. You are created in His image, in His likeness. Hindi kayang baguhin yan eh. Amen. Pero yung sitwasyon mo pwedeng mabago. Yes or yes? Yes. Tama. Kaya nung sabi ko, grabe, ang pagkakaintindi natin, pag pinanganak tayo mahirap, yung mga magulang din mahirap lang ako. Di ba ganun? Buti pa sila nakakuha, buti pa sila mayaman, kami mahirap lang. Hindi tayo nakapag-isip ng maayos, hindi tayo nakapag-isip ng klaro. Na tinutukoy natin, sitwasyon niya, tsaka sitwasyon natin. Pero yung kaya niya isipin, pwede niya isipin. Yung kaya niya gawin, pwede natin gawin. Sitwasyon lang ang nag-iba. Eh kung nag-iba na sitwasyon niya, di ibahin ko na sitwasyon ko, tama? Kaya nung naintindihan ko yun, sabi ko, grabe naman. Sabi ko, ito yung mga kailangan kong mga wisdom para mabago ko rin ang buhay ko. Kaya sabi ko, starting today, I will not allow my situation to control me. I will be the one controlling my situation. And I will be always over and above my situation. Diba? Diba?
Kaya nga, isa sa mga lesson na tutunan ko rito, paminsan-minsan, mag-memorize kayo ng Ingles. O, kasi kailangan, pag pinagsalita ka, may memorize ka. Di ba? Mga kaibigan, kaya tingnan nyo, nakaupo kayo dyan yung mga first time. Alam mo ba, nai-income ko ngayon, deserving ka din. Alam mo ba yon? Dapat yon. Kaya lang, kaya ito yung income ko kasi may inayos ako sa sitwasyon ko. Kung gusto mong mabago income mo, meron ka rin aayusin sa sitwasyon mo. At ang may control nun, ikaw lang. Dahil ikaw lagi ang may control sa sitwasyon mo. Huwag mong hahayaan na yung sitwasyon mo ngayon kukontrol sa'yo. Ako mo, di ba? Kaya wala nang usapan yung mahirap ka. Hindi ka mahirap, sitwasyon mo lang. Ngayon, papaano ko umaman ka? Hindi ka na mahirap? Pwede ka pa rin maraming pera na mahirap mag-isip. Pwede yun. So, grabe. Ano ba to? Training ba to? Diba? So, lesson learned, mga kaibigan. Hindi ka mahirap. Tandaan mo yan. Sitwasyon mo lang. Ngayong nakita mo ang Sante, palapakan mo sarili mo, pwede mong baguhin ang sitwasyon na ngayon. Ngayong nakita mo ang Sante. Grabe. Pangatong natutunan ko rito, sabi ni Chingy, Joel, pwede ba pag nag-usap tayo, tama na yung drama? Kasi minsan, nabalik eh. Umabalik, ano? Parang merong kumakabyo na ninisip. Tama yung drama, Joel. Kalimutan mo na yan. Sabi niya, ang mga successful, punong-puno sila ng visions. Ang mga hindi successful, punong-puno ng memories. Madaling malaman ngayon kung successful ka o hindi. Anong marami sa'yo? Vision o memories? Yung vision, anong gagawin mo bukas makalawa sa buhay mo? Hindi, yung iba kayo, alam mo nung araw, mayaman kami nung araw. Tsaka nung araw, oo. Yung daddy ko, yung ano pa siya, oo. Grabe, tapos ilan ang kotse namin nung araw. Tsaka yung araw, nanalo yung daddy ko na mayor. Tsaka nung araw, ano? Nung araw yon. Tapos na yon. Nagigets? Kapag balik tayo ng balik doon, hindi tayo nabubuhay sa 2015. Nabubuhay ka sa petsang yon. Ang mga successful, advance sila. Pinaplano nilang buhay bukas makalawa. Kasi visions, anong gusto kong... Diba, pag napag-aral ko yung mga anak ko dito, anong next? Pag naayos ko to, anong gagawin ko? Dito, ganun. Pag nakapag-travel ng Vietnam, anong next? Euro? O ano, tapos anong next? US? Anong next? Japan? Pinaplano. At yung pumapalapak, yun ang nag-travel. Kaibigan, three lessons na gusto ko i-share sa inyo. Hindi na pinag-usapan kung nakapag-aral ko, hindi, para umasenso. We have the same equal opportunity. Number two, di ba, hindi ka mahirap. Sitwasyon mo lang. Tandaan mo yan. Kaya pag-uwi mo, gumawa ka na ng plano kung paano ayusin yung sitwasyon yan. Dahil meron mo na nakita opportunity. And number three, punuin mo ng vision ang buhay mo, huwag memories. And you will realize eventually, this year will never be the same year for you. Mababago ang buhay, makukuha natin mga pangarap. Paniwalaan mo, gawin mo, makukuha mo. God is always with you. Maraming salamat. Ang iyo po ay nagpapasalamat sa inyo at higit sa lahat sa mga nag-participate for this Monday. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. And now, part of our tradition every Monday, i-announce po natin ang Hakot Team for this week. Ready na ba kayo? Yes! Okay, so... Top 3. Okay? Third place, garnering a total points of 25, Driven Team. At second place, 1 point lead. At second place, with 26 points, Dynamic Achievers. At 21 points, our Hakot Team for this week, League of Champions, 41 points. Congratulations. Thank you very much sa mga nag-attend. If you have still questions, please feel free.